yan masama. Taas noong at huwag kang mahihiya. Walang imposible sa taong puno ng tiyaga. Sa royal buhay nyo'y aasenso. Sa royal tiyak nayayaman tayo. Pag royal kabayan ang panalo. Maghawak-hawak ng kamay. Isigaw natin ang sabay-sabay. Royalista! Dahil sa sibag at tiyaga, hawak natin ngayon ang tagumpay. Royalista! Royalista ang tawag sa atin. Malinis tapat ang hangarin. Mga Diyos, mga tao, patas sa lahat ng gawain. Royalista! Maghawak-hawak ng kamay. Isigaw natin ang sabay-sabay. Royalista! Dahil sa sibag at tiyaga, hawak natin ngayon ang tagumpay. Royalista! Royalista ang tawag sa atin. Malinis tapat ang hangarin. Maka Diyos, maka tao, patas sa lahat ng gawain. Royalista! Loyal ako sa royal. Loyal ako sa royal. Loyal ako sa royal. Subukang bumangon kapag nadapa. Mangarap ka dahil hindi yan masama. Taas noong at huwag kang mahihiya. Walang imposible sa taong puno ng tiyaga. Sa royal buhay mo'y aasenso. Sa royal tiyak nayayaman tayo. Pag royal kabayan ang panalo. Maghawak-hawak ng kamay. Isigaw natin ang sabay-sabay. Royalista! Dahil sa sibag at tiyaga, hawak natin ngayon ang tagumpay. Royalista! Royalista ang tawag sa atin. Malinis tapat ang hangarin. Mga Diyos, mga tao, patas sa lahat ng meron kang mapapala, huwag kang tamad. Meron kang magagawa, huwag kang matakot. Subukang bumangon kapag nadapa. Mangarap ka, dahil hindi yan masama. Taas noong, at huwag kang mahihiya. Walang imposible sa taong puno ng tiyaga. Sa royal buhay nyo'y aasenso. Sa royal tiyak nayayaman tayo. Pag royal kabayan ang panalo. Maghawak-hawak ng kamay. Isigaw natin ang sabay-sabay. Royalista! Dahil sa sibag at tiyaga, hawak natin ngayon ang tagumpay. Royalista! Royalista ang tawag sa tapat ang hangarin. Mga Diyos, mga tao, patas sa lahat ng gawain. Royalista! Maghawak-hawak ng kamay. Isigaw natin ang sabay-sabay. Royalista! Dahil sa sibag at tiyaga, hawak natin ngayon ang tagumpay. Royalista! Royalista ang tawag sa atin. Malinis tapat ang hangarin. Mga Diyos, mga tao, patas sa lahat ng gawain. Royalista! Loyal ako sa royal. Loyal ako sa royal. Loyal ako sa royal. Thank you.
It all started with a dream. A dream to make a change. A dream of a better life for the family. A dream to become an inspiration. A dream to succeed. Beauty and wellness has been a rising business in our country and to the world. Skin whitening, weight loss, antioxidants, immune system boosters. And because of this, Royale emerged as buyers demanded more of these products as time goes by, making us one of the most trusted multi-level marketing businesses by consumers all over the globe. With its headquarters nestled in the heart of Metro Manila and branches spread out both locally and internationally. What lies behind the doors of the entrance to a towering nerve center of the business is an asset that separates Royale miles away from the rest. Its well-funded system. From the moment you park your car to the moment you inquire at the front desk or buy products at the cashier, the best of the best are functioning round the clock with one common goal: to be ready to serve, protect, and deliver quality products and services to its distributors and customers. Royale aims for excellence and value, establishing an orderly structure from the manufacturers to its consumers. Products go through numerous inspections, warehousing, and inventories which have been certified, packed, and shipped carefully to different branches here and abroad. Products are then protected and maintained through highly secured facilities to assure the best quality of products the business has to offer. As the products make their way to the customers, the marketing team is geared up and trained to make our distributors' dreams come true. They ensure that the right process in building the organization is followed and is guaranteed of an accurate and systematic network flow for everyone who believes in Royale. Consequently, and in time, more and more people become millionaires and earning enough to travel to 6 of the 7 continents of the earth. Supported by different departments from accounting and finance to audit and sales, Royale ensures brilliance with all the ease of service that only the best of the best can provide. In more ways than one, our workforce is what makes Royale truly unstoppable. Our distributors are the reason why Royale stands strong despite all the trials that we have encountered. They are the ones responsible for keeping the business running day and night, royalizing every community and leaving no stone unturned. Delivering products to your doorstep, helping you succeed the way they have, and treating you not as business partners, but more importantly, a part of something bigger, a family. We are what brings Royale together. We are the source of inspiration. We strive for our system to be better, simpler, and stronger. You and I are what make Royale. You and I, we are Royale. This is who we are. We have a dream. And with Royale, we shall make it a reality. Hold up.
Okay, live na. Ayan, live na. Hello guys! Good evening! Ayan, live na ako, no? Nakikita na ba ako, guys? Hello? Good evening po sa inyong lahat. Ayan, check ko lang, guys, kung okay na, we're live. Ayan. So, ayan. So, hello everyone! Good evening! Grabe. Ang nakakapanibago ngayon ulit yung background ko for the past live na nag-live ako dito kasi the last time nasa top, nasa taas lang naman ako pero it's different background. And right now, ayan, nandito ako ngayon sa office. Kumusta kayo guys? Good evening sa lahat ng nanonood. We have 834 viewers. Ayan, 834. Dami-dami agad, ilang minuto pa lang. So, I'm happy to be back na makapag-share and makapag-training again for today. And makapag-share ng mga experiences and something na nakatulong din sa akin. So I hope ready na kayo, nakatune in naman na lahat. But before we start, gusto ko muna mag-shout out and makapag-bate sa mga nanonood. Ayan. Guys, hello! Good evening, Jex Manaig. Hello, good evening, Aiza Ramos de Makulangan. Good evening. And of course, Wilma Briones. Hello. Good evening po, Ramilyn Carrascal. Yep. Guys, okay lang ba with our 886 agad? Sa lahat ng viewers natin, can you guys comment down kung anong lugar or anong bansa or asan ka ngayon, Luzon, Visayas hanggang Mindanao? Pa-comment dyan, guys. Ayan. Shet Lapid, hello. Good evening. And of course, meron tayo Karina Glorioso. Ito, medyo malayo-layo to. Hello. Good evening, everyone. Mga nakikita ko dito. And of course, ito. Angelica Martinez. Pa-shoutout sa Team Gandara. Hello. Ayan, of course. Taga dyan kasi ako. Good evening. And Roma Tambalke, watching from Quezon City. Ayan. Good evening, guys. And of course, sino pa? Joy Ling, watching from Naiya. Wow! So baka nasa work pa to. Nakakatuwa, no? Na right now, di ba, magtatapos na yung taon. Anywhere pa rin in the world, kahit saang lupalop ka, nakakapanood pa rin tayo. So ayan, ituloy ko pa. Nakakatuwa pala to. Watching from Coach Team Batangas, Dada Balesteros. Hello, good evening. Ayan, 923 na tayo, guys. Please tag all your members and lahat ng gusto ninyong makapanood because tonight, nakakatuwa because kanina, like nung pinost ko sa Facebook ko sa lahat ng friends ko, guys, this is, I think, hindi ako nagkakamali, this is my last webinar for the year 2020. Parang grabe, no? Parang kailan lang. So ngayon, eto na, parang finale na. So I think sa Royal and sa team ko, if I'm not mistaken, eto na din yung huli. So shout out sa Elite Pro and to all the teams na meron po ang Royal. Medyo ano na, ilang days na lang ang mga dadaan para matapos ang 2020, no? And of course, magki-Christmas na. It's already December, hello. And ayan, tuloy ko. Ang dami pa nagko-comment. Mag-1,000 na tayo. Watching from Bulacan. Hello, Jennifer Alba.
Ayan. Kristen May Capuras. Good evening, Upline Watching from Leyte. Oh my God, ang dami iba't ibang lugar talaga, no? Good evening, everyone. So, in a minute, magsa-start na tayo. So, we still have time. So, tag your members, lahat ng gusto mong makapanood. And another, of course, lahat ng mga nag-share dito, nakapanood din ako for the past weeks. Every speaker na nagsasalita dito sa training ng Royal dito sa page natin, lahat ginagalingan and we are giving our best. So, I hope sana ma-maximize natin tong lahat. So, tag your members, lahat ng gusto mong makapanood, ilagay mo na dyan. So, it's been a month, no? I think last training ko is October, if I'm not mistaken, that was October last week. And ang dami, bumuhos lahat ng mga messages from different members, leaders, and I want to take this time na i-appreciate yon lahat ng mga messages nyo. And here we are again, another training na ma-i-share ko po sa inyo. And I'm happy to be part of the training team ng Royal po noon na nakakapagsalita. It's been an honor, lalo na na tawagan ako ni VP Mike to conduct a training tonight. So, ayan. Of course, ito, nabanggit ko, this is already, hindi naman the end, no? This is already the last webinar na gagawin natin for 2020. So let's give our best. Alam niyo yon, ibigay at itodo na natin to. So I also need your help, guys. Alam niyo yon, yung energy, yung comments niyo, malaking tulong yon habang nagsasalita po ako dito. And of course, ako personally, I will give my best tonight. I just have at least an hour or two to share to you guys. So, ayun, for tonight, maganda yung mapag-uusapan natin because something na makukuha natin na parang para sa akin, the end of the year, this is already the Christmas time, of course, and the last month of the year. And ang sarap, ito yung mga panahon, ang sarap mag-celebrate, di ba? For the past trabaho or lahat ng efforts na ginawa natin. And shout out sa lahat ng mga, alam niyo yun, lahat ng tumodo, lahat ng talagang nag-effort at trumabaho for the past months. And before we start siguro, pwede ba guys, I want to congratulate everyone. Gusto ko din i-congratulate mo yung sarili mo. Alam niyo yun, you tap yourself, sabihin mo good job and congratulations. You deserve a tap na, alam niyo yun, marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa mga oras na to. Maybe it maliit man or malaki. Ang dami pa rin, kumbaga, maraming pwedeng ipagpasalamat this year despite, of course, the challenges. Let's acknowledge yon kasi hindi siya naging madali, di ba? Una, of course, nung parang January ata yun, di ba? Nagkaroon ng pumutok yung bulka, yung bulkan sa Tagaytay. So, medyo maraming naapektuhan. January pa lang ata yun, kakamukon pa lang, and here comes pandemic that we're not ready, and then meron pang Ulysses na, and sunod-sunod pang mga baha, mga storm. So, kumbaga, alam niyo yun, despite all those challenges, I know, marami pa rin, alam niyo yun, pwedeng ipagpasalamat na blessings, of course, and the fact na we are here right now, we can still do this, di ba? Na malusog tayo, yun pa lang. I want to recognize that. So okay lang ba guys, before we proceed, gusto kong mag-look back muna tayo. So ikaw mismo, can you think of something na ano yung pinagpapasalamat mo today, as of today na? Somehow, alam niyo, pag iniisip mo yung 2020, what's 2020 with me? Ano yung pinagpapasalamat ko sa taon na to? 'Di ba? Before we close and before in the next coming days, talagang sasara na natin yung 2020. So guys, i-comment niyo nga diyan. 'Di ba? Paki-comment diyan. Ano yung pinagpapasalamat mo sa mga oras na to, sa mga panahon na to, 'di ba? Sa araw na to. Okay, kasi ako guys, sa totoo lang, ako personally ang dami, sobrang dami. Despite those challenges, I can still say, mamaya malalaman nyo kung bakit, I can still say, this is the best year for me. Diba? Grabe, hanggang ngayon, kinilabutan ako doon na, oo nga, no, parang ngayon ko lang na-acknowledge yun sa sarili ko na 2020, ang daming pinagdaanan, hindi lang yung lugar natin, hindi lang yung ako, hindi lang bawat tao, bawat profession, but of course, buong mundo.
But despite that, I want to acknowledge na, and I want to share, mamaya mas ma-share ko sa inyo, for me, this is the best year. And I hope guys, kayo din, di ba? Meron kayong mga, pwede mga maraming pagpapasalamat. Gusto kong basahin. Ayan. Oy, meron dito. Oy, ang ganda nito. From Nika Valdez, ang pinagpapasalamat ko po ay nakabalik ako sa Royal. Wow, di ba? Isa yan sa mga pwedeng topic natin mamaya. I think matatap ko yan. Congratulations, Nika, for being here again sa Royal. Of course, si Irene, healthy kami ng buong pamilya ko. Yes, we are grateful for that. Annalie Losanto, wow, nakilala ko si Royal. Oh, that's sobrang ganda, no? Tama, 2020, kahit ano man nangyari ngayon, nakilala mo si Royal. Grabe. Kumbaga, dun pa lang, we are lucky and we are privileged na nandito tayo. Si, again, ayun, of course, ito din, si Kim Marquez. Hello, Ate Kim. Kilala ko to. So, thank you at nandito ako sa Royal. Of course, ano pa, si Roma Tambalke, good health po coach at nakilala ko po si Royal. Oh, madami no. Doon pa lang talagang nagiging grateful na tayo. Guys, good health po ng family ko. Nakilala ko ang Royal before mag-end ang 2020. Guys, grabe no, itong mga thankful and grateful tayo nakilala natin si Royal. I think this is so aligned doon sa mga pag-uusapan natin. Nabuti na lang nandito tayo sa Royal because for me guys, though we will end the year ngayon, December, di ba? This is also the good year na nandito ka na. It's a great time to acknowledge na buti na lang nandito ka kasi there are still years to look forward to. Kaya gusto ko din i-mention yung last time na speaking of, we are lucky that we are here. Speaking of last training, I think, kailan ba yun? That was Saturday lang. So, Coach Troy Gomez, grabe. Shoutouts po sa Spartans. Ayan, Coach Troy Gomez, nag-training siya and nakarinig po ako doon na pinag-usapan yung about sa Vision 2021. Grabe. So, ngayon na nandito na tayo. Ang sarap isipin at ang sarap nung, ang ganda lang nung topic ni Coach Troy na to, na yun because you can already see and alam mo na kung ano yung i-expect mo na pwede mong isipin at pwede mong pangarapin for the next coming years kasi nandito ka na ngayon. So, congratulations. Ayan. So, of course, ayun na nga. So, are you guys ready? Since this is already the end, alam niyo yun, the end has come and almost ito na nga yung end ng taon. Para sa akin, pag inisip natin, siguro yung iba, this may be the best year for you, may result ka, malaki yung iba, hindi pa nakukuha yung resulta na gusto. Pero para sa akin, gusto kong umpisahan yung training natin. I hope ready na kayo. So, guys, so comment nga dyan, guys, kung ready na. Because I'm so excited. We will do something different for tonight. So, excited ako dyan. Meron akong mga surprises para sa lahat. Oh my God, i-recognize ko muna, we are now 1,200 viewers worldwide. Wow, congratulations everyone. So, ayan. Kung ready na tayo, guys, pa-comment nga dyan. Gusto kong makita kung ready na. So, tonight, something different for this training. May mga surprises ako, as I mentioned. So, expect the unexpected. So, since ito nga, ito yung huli, diba? This would be the last training na gagawin ko for 2020. Let's give our best and let's do something unique. Okay, so ano yon? Abangan. So, stay tuned sa lahat ng 1,200 viewers natin. Okay? Ayan. So, ready na coach. Ready na. Ready and excited. Ayan. So, sa lahat po ng mga royalista, para sa akin, the end has already come. Alam niyo yun, pag inisip natin 2020 patapos na, sometimes yung iba dyan, alam niyo yun, may gusto ka pang gawin, pero alam niyo yun, ilang araw na lang, tapos na yung 2020. But for me, alam niyo yun, meron ako mga naiisip na gustong gawin din, pero it's already December, 'di ba? So, wala na tayong magagawa, okay? Wala na tayong magagawa sa mga nagdaan na buwan. Though ang dami pa nating gustong gawin, we cannot do something about it. Pero one thing is for sure. And this is what I wanted to share to everyone. Wala tayong magagawa for the past months na nagdaan, mga araw na nagdaan,
alam niyo yun, kahit gusto natin sulitin, gusto natin i-maximize. But one thing is for sure, meron tayong kayang gawin sa mga susunod na buwan at susunod na taon. And actually, para sa akin, is dalawang bagay. When we think of December, di ba? It may be, when you think of December, it would be the end of the year. But another perspective for me, ito yung madalas kong iniisip, wow, December, it's the end of the year and it's also the beginning of another great year. Kasi wala man tayong kayang gawin sa mga nakaraan, but one thing is for sure, meron tayong pwedeng baguhin sa darating na taon. Yun. So, ayan. That's why mapapansin nyo, mga leaders and ibang members, di ba? We're very excited kasi ano eh, parang it's another chance. It's another chapter na pwede nating buksan. So, ngayon, for those who have regrets, first tip for tonight, di ba? As we end this year, and if you want to start the year or another year ng malakas or ng maganda, one tip is, siguro para sa akin, ito madalas ko kasing ginagawa. I'm not sure kung sino yung makaka-relate dito, no? Pero ito yung isa sa mga ginagawa ko. Para sa akin, guys, it's about time to patawarin yung sarili natin. Not anyone else, alam niyo yun, hindi yung mga taong nasa paligid natin, but it will always start from us. So, patawarin natin yung sarili natin for the past months na baka, di ba, meron kang dapat ginawa na hindi mo nagawa, or meron kang mga bagay na dapat tinodo or trinabaho pero hindi mo nagawa, may gusto kang result na hindi mo nakuha, 'di ba? Meron kang meron kang mga pagpapabaya. But it's about time na let go. Alam niyo 'yon? I-acknowledge natin sa sarili natin na it's the end and another chapter, it's a new beginning. So hindi ka makaka-move forward dun sa beginning na 'yon kung marami ka pang bitbit. So, patawarin mo yung sarili mo and acknowledge all the things and think of the things na maganda mo naman ginawa. Kasi sometimes, let's not be hard with ourselves, di ba? Na, kasi naman, ganito, ikaw kasi, yung sarili mo, di ba? Kinakausap mo. So, one tip is patawarin mo na muna yung sarili mo for the past months. And, ang isang naman, make sure natin, di ba? Though meron tayong regrets is, one thing is for sure, okay? Tumitingin ako guys sa baba kasi gusto kong makita yung mga comments. Ayan, 1,300 viewers na tayo. Ayan. So one thing is, of course, make sure lang natin na meron tayong lesson or change or improvement na gagawin in the next coming months. And speaking, diba? It's speaking of that improvement or change or lesson na gusto mong baguhin na dahil natutunan mo. Let's talk more on para sa akin since we want a great year 2021, para sa akin as early as now, diba? As early as now, it's the best time to prepare. Okay, so okay lang ba guys? Can you comment down? Can you comment down the word prepare? Because for me, if you're thinking of great things in the next coming year, para sa akin, hindi yun pinaghahandaan this coming January or February. For me, as early as now, lalo na yung may mga malalaking goals at may mga malalaking nakikitang vision for 2021, para sa akin ngayon pa lang dapat pinaghahandaan na yun, di ba? So, though this is the perfect time to celebrate, I know, pero alam ko, deep inside you can have something na you can prepare, di ba? Kasi for me, ako, ito yung gusto kong i-share ngayon. How do I prepare? Okay? Preparation for a better 2021. So, na-mention ko kanina na, di ba, na-tackle na ni Coach Troy yung about sa vision and other things to prepare. But for me, ito yung para sa akin na gusto kong i-prepare. Di ba, kasi, kumbaga, this year, before nagtatapos ang taon, meron tayong tinatawag parating New Year's Resolution. Ah, ayan. Because, sorry guys, I'm talking about already dun sa end na because this is already the last training na ikakanda ko for Royal. So, let's talk about dun sa New Year's Resolution, di ba? Marami tayong gustong New Year's Resolution and marami kang gustong baguhin. Gusto kong i-acknowledge mo na yun right now.
Diba? Ano yung gusto mong baguhin? Because you want to prepare for something big this coming 2021. So ngayon, how do you want to prepare? Diba? Meron lang ako, guys. Of course, nakita nyo na yung title. Okay? What I want to talk about tonight. Okay? Parang medyo ano, napapabuntong hininga ako because I think sana makatulong to and meron ditong makaka-relate, of course, sana lahat, 'di ba? And maging preparation mo din to for something bigger this coming 2021. So, for me, how do I prepare? Para sa akin, malaking bagay yung meron tayong understanding and mindset dun sa mga bagay, okay, na makaka-apekto sa paligid mo. Okay? Marami tayong bagay na kayang gawin. Okay, pag umpisa ng taon, ang dami mong bagay na gustong gawin, but sometimes, 'di ba, as you go along the way, medyo napuputol. Okay? Medyo hindi ka maka-move forward because there are a lot of things na pwedeng mangyari. Andiyan yung mga hirap, actually yung mga challenge, alam mo 'yon, andiyan yung mga hindi mo inaakala at hindi mo akalain na madarating. Tama ba? So, ayan. So, 1,400 na tayo. Keep it coming, guys. Ayan. Before we start with the first. Ayan. Ayan. So, I'm talking about yung pinagsinasabi ko na maraming bagay na pwedeng dumating. But for me, isang bagay, yung malinaw para sa akin, para tumuloy. Okay? Oh, by the way, sorry, nagtuloy-tuloy ako, di ba? Hindi pa pala ako nagpakilala. Okay, so anyway, back to zero. Medyo na-excite ako dun sa topic ko and gusto ko i-share sa inyo. Pero anyway, guys, I'm Emrian Aguilar and I'm one of the top leaders po ng Royal. I'm a Movers and Shakers member. Di ba? I've been here for six years ko na ata itong ginagawa na negosyo. So, yun, with those experience, yun yung gusto ko i-share sa inyo na ano yung mga bagay na bakit ako napunta dito from nobody, di ba? Naging movers and shakers. So, ito yung isa sa mga bagay na naging malinaw sa akin kung bakit hindi ako napatigil. Di ba? So, bakit ako nagtuloy-tuloy? One thing, okay, so, gusto niyo ba, guys, malaman? Medyo naano ako dun sa hindi pa pala ako nagpapakilala, diba? So, guys, do you want to know kung ano yung isang bagay na naiintindihan ko, bakit ako nagpatuloy at bakit lumaki yung vision ko for the past years na nandito ako sa Relat, dumating ako dito sa kung asan man ako ngayon. Diba? So, ayun. Gusto niyo malaman, guys, eto. Malinaw lang siguro sa akin, and I know karamihan ng top leaders nagagawa din to at nasasabi to, narinig nyo to, and I think ito rin yung ginagawa or belief nila. Siguro, bakit ako nandito ngayon? Because isang malinaw sa akin is malinaw sa akin kung ano yung pupuntahan ko. I'm not sure kung na-mention ko na yan sa last trainings ko, but that's one thing is for sure. Alam ko kung saan ako papunta at alam ko kung ano yung kapalit. Okay, so speaking of dyan sa mga kung ano yung mga kapalit, alam mo kung saan ka papunta. Our topic for tonight is, ang nakalagay sa banner is, it's all worth it. Diba? So pag alam mo kung ano yung kapalit, kumbaga pagdadaanan mo yan lahat, you will know at the end, it's all worth it. So how did I say that it's all worth it? Gusto ko, guys, pag-usapan natin ngayon yung mga bagay na pinagdaanan ko na gusto ko i-share sa inyo na kung worth it ba yon. Okay? So kung ano man yung meron sa lahat po ng nakakakilala at nagsubaybay sa mga trainings ko for the past months, di ba? It's already, I think this is my third or fourth training for Royal sa online. Okay? So ano yung mga bagay na willing ka. Okay? So kung alam mo na, magiging malinaw kung ano yung kapalit, ito yung mga bagay na willing kang trabahuin from January to November para makuha or makapag-celebrate ka by December. Because it's already the month of celebration, a lot of things to be thankful, diba? Let's move forward to 2021. Pag malinaw sa'yo kung ano yung kapalit, January to November, tatrabahuin mo yun.
Tama? Ngayon, kung makukuha mo yung resulta na yun, gusto ko guys i-share sa inyo yung mga bagay na nahihirapan tayong makamove forward pag dumating yun. Okay? So, it's all worth it, guys. Gusto ko i-share sa inyo. Mag-share screen ako. Okay? Para I think makakapag-share screen naman po ako. Ayan. Ayan. Okay. So, share screen na ba ako? Wait lang, guys. I will share my screen. Ayan. Okay. So, I believe, ayan, naka-share screen na ba ako? Ayan. Ayan, nakikita nyo ba guys yung screen? Ayan, please comment down. Tama ba ako? Andyan na ba? Okay, wala pa. Okay, so ulitin ko. Okay, ayan, share screen. Okay. And then, meron na ba? Ayan. I think wala pa, no? Okay, wait lang guys ha. Medyo technical kasi live. Ayan, I'm back. Sorry, asa na? Wait lang guys ha. Hirap ng live. So, tinutulungan ako ngayon ng marketing department. I think maganda tong makita nyong... Ayan. I'm back guys. Paano ba to? Ayan, screen. Okay. Okay. Ayan. Okay. So, ayan, nakashare na yung screen ko. Okay. Yan. I think okay na to. Ayan. Ayan, guys! Okay, hirap ng live. Okay. I think okay na. So, ayan, guys. I have things here na gustong i-share sa inyo. Lahat ng bagay for me nung January to November na alam niyo yon na pinagdaanan ko, kung worth it ba. Okay? Ayan. So ayan, number one is of course, is it, minsan nagtatanong kasi, is it worth the time? Alam niyo yon, dito parati kong naaalala. Alam niyo yon, nung nag-uumpisa ako, okay? Naririnig ba ako, guys? Can you hear me, guys? Ayan, please comment nga kung naririnig ako while I'm talking habang nakikita niyo yung screen. Okay? Ayan. So, ayan, naririnig naman ako. So, kasi hindi ko makita yung mukha ko na. So, number one is, of course, is it worth the time?
dito na aalala ko, okay, ng mga oras nung bago pa lang ako. Okay? Kasi maraming nagsasabi, of course, meron diyan mga 'di ba? Diyan yung mga bashers, okay? Ibalik ko lang kasi hindi ako makita. Mas gusto kong okay. Ayan. Gusto ko nakikita niyo ako. Okay, ayan. Okay. Ayan. Okay. So, ibalik ko yung slides ko. I think ito makikita niyo na ako. Ayan. Okay. I think this is the only training na meron akong slides. Oh my God. Kaya medyo naninibago pa. Patawarin niyo na. Ayan. So, anyway guys, let's move forward. Number one na gusto kong i-share tonight is meron kasing mga tanong pag trinabaho mo January to November. As you go along, may tanong eh. Pag meron kang pagdadaanan, as you spend time dito sa Pagro-Royal, ang tanong, is it worth the time? Diba? So ngayon guys, nung nag-uumpisa ako, as I was saying, okay, and I decided, okay, hindi na lang muna ako mag-share screen para makita niyo ako. Ayan. Nakikita na ako, guys. Ayan. So, as I was saying, okay, yung sinasabi ko kanina, stop share. Okay. Ayan, para makita niyo ako. I'm back. Okay. So, ayan, as I was saying kanina, nung nag-uumpisa tayo, I don't know kung merong mga nakaka-relate dito, guys. Yung tinatawag nila na pag merong mga andiyan yung mga negative, yung mga nega, 'di ba? May mga nagtatanong diyan, minsan sinasabi or merong mga comment, 'di ba? I know if you're familiar with this. Meron din sinasabi na sayang yung oras mo diyan. Okay? So, tonight I want to prove to you guys dahil ako I've been here for how many years na rin. Ang tanong, worth it ba yung time? Kasi sabi nila, yung isi-spend mo na time dito. Kasi sabi nila, 'di ba? With network marketing, sayang daw lang yung oras mo diyan. Para sa akin, kung sayang ba, 'di ba? Talaga ba? Parang ano, ginigigil tayo nung mga nagsasabi na 'yan. I don't know kung na-experience niyo din 'yan, pero para sa akin, ito lang yung mindset ko about that. Because as I pare-pareho tayo mayroong 24 hours, 'di ba? Meron tayong nag-spend tayo ng time with that ng everyday natin with the 24 hours and kung mapapansin nyo, iba't iba naman yung resulta. Di ba? Merong sakto lang, merong kinakapos, may kukulang, minsan negative pa. Meron naman kung mapapansin nyo yung talagang sobra-sobra at sobrang yaman. And have you think of, di ba, yung time na meron sila is the same lang. So for me, ang tanong, how do you spend your 24 hours since pare-pareho lang tayo, dun siya nagmamatter. So for me, ang akin dyan, naalala ko kasi nung part-time ako, di ba, nung nag-work ako, ang hirap pang pagsabayin, di ba, ang laki ng oras na nilalagay ko dun sa work ko, di ba, versus dito lang sa part-time or even nung kahit nung wala pang Royal. So ang tanong, binalik ko yung is it worth the time na binigay ko dun sa work ko with the result na meron ako. So dun pa lang nung ginawa ko yung Royal, actually hindi naging madali. Kasi andito kasi yung mga oras na kahit nag-i-invest ka ng time dito, wala pa namang result. Tama? 'Di ba? So parang ang hirap lang tanggapin na kung tatanungin mo, is it worth the time, lalo na sa karamihan ngayon, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang kasi maririnig mo sa mga uplines mo na 'di ba, you invest time. Bigyan mo to ng oras, 'di ba? Maglaan ka ng oras, 'di ba? Pagsasabihin pa nila na yung word na priority, minsan andun yung feeling na hindi ka makarelate na bakit hindi pwede kasi may trabaho ako, kailangan ko yung trabaho ko. Ako dati, sa totoo lang, pinipilit ako, alam mo yung kahit sa dami ng ginagawa ko, ang daming trabaho, sasabihin pa ng upline ko or yung mentor ko na, uy, ano ka ba, invest time kasi darating yung time, ganito, ganyan. Hindi ko maintindihan. Bottom line, sinasabi na sa akin na magbigay ako ng oras kasi para din sa akin, hindi ko maintindihan. And more than anything else, 'di ba? Sasabihin pa na drop everything,
Grabe yung word na yon na nung una hindi ko naiintindihan. So, I'm questioning, is it worth the time? Kasi wala pa akong result. And sometimes, 'di ba, para sa may mga members na, minsan nandiyan din yung magtatanong ka na yung oras na nilalaan mo, I don't know kung sino yung nakaka-relate dito, na mas marami ka pang oras na nilalaan dun sa grupo mo and masaklap, di ba? Kaway-kaway sa mga coaches na dyan or may mga members na, uplines na, di ba? Sometimes, ang hirap lang tanggapin na nung una ako ganito ako na mas marami pa akong oras pakinggan yung concern yung concern ng mga members ko, 'di ba, yung mga kwento ng buhay nila kesa dun sa concern ng family ko. 'Di ba? That's the time na sabi ng upline ko or ng mentor ko na you spend time with relationship building sa mga members mo. You talk more about not just about money, not just about pay-in. Doon ko somehow na nahihirapan ako itawid, is it worth the time? Is it worth the time? So meron din diyan sasabihin na, 'di ba? Is it worth the time na ilalaan mo dito kaysa doon sa asawa mo, sa anak mo? Inuuna doon ko na realize na nung ngayon naalala ko nung mga oras na nagro-royal ang uumpisa ako, tinatanong ko talaga yung boyfriend ko na ex-boyfriend ko pala na husband ko na ngayon, 'di ba? Nagtatao, sabi ko, bakit hindi ko siya maintindihan kung bakit mas inuuna niya yung royal kesa sa akin. Alam niyo yun, mas nakakapag-spend siya ng time dun sa pagro-royal niya kesa sa family niya. And always, every day, di ba? Every day, grabe. And gusto niya talagang i-ano sa akin na this is what I wanted to do. Ito yung paglalaanan ko ng oras ko. Yung kaway-kaway dyan sa, alam niyo, wala ka ng ibang inisip kundi royal-royal. Di ba? And sometimes, di ba, para sa akin, mag-spend pa rin ako ng time. Ito lang yung na-realize ko. Nung nag-work ako, kahit ano namang mangyari, di ba, yung 24 hours ko, makapag-spend, kung hindi man yung royal, you will spend time dun sa work. Mas masaklap pa yung, di ba, kasi pag nag-spend ka ng time sa royal, wala ka ng time sa family, andyan na yung hindi mo makikita yung family mo, or sometimes, 'di ba? Sa buong araw may trabaho ka, tapos sa gabi nagro-royal ka pa. So pag-uwi mo, natutulog na 'yung anak mo. Para sa akin, ang mindset ko niyan sa tanong na is it worth the time? Kung hindi man ako nag-royal, ganun din naman. Siguro nasa abroad ako ngayon because sa laki ng pangarap ko sa buhay, ang dami kong gustong abutin, gustong kunin, gustong magkaroon, 'di ba? Siguro ginagalingan ko din 'yan sa work ko and mawawalan din ako ng time sa kanila. Pursuing those goals and those dreams. And sad to say, 'di ba, spending time with not hindi naman sa I'm against employment, pero parang ganun na, 'di ba? Tabi-tabi po sa mga nagtatrabaho pa, pero spending time with other things, I know kayo na yung sumagot, what's the result? Do you really nakukuha mo ba talaga yung buhay at yung resulta na gusto mo? Because, 'di ba, at the end of the day, walang natutupad eh. Kumbaga, meron dyan, di ba, sa mga masisipag, di ba? Tatanungin mo din, is it worth the time na binibigay mo dun? So at the end of the day, para sa akin, pipili na lang ako ng paglalaanan kong oras kung saan. So pwede ko rin naman tanungin eh, when I was working, is it worth my time working sa lugar na yon? Or is it worth my time? Di ba? Dun ko na, and somehow, now, 'di ba? Yung oras i set aside ko muna yung finances or yung financials. For me, spending time for the past 6 years ng todo, nang talagang halos walang pahinga every day of the years na nagdaan. For me, yung meron ako ngayon, I should say yung time freedom, yung ito na yung moment ng buhay ko na kaya ko nang gawin kung ano yung gusto kong gawin. Kaya ko nang bilhin yung gusto ko because for me, time is money. I'm working for something, yung binayad ko oras. In short, yung kapalit oras din. And good thing, hindi lang oras yung kapalit. Because for me, time is money. Diba? We're spending time sa labas
para magkaroon ng pera. Diba? But ang tanong, do we really get the money or the freedom na gusto natin? So ako, for me, hindi. Diba? So in short, for me, time is money and money gives us freedom. That's, for me, that's the reality. And spending time with this business para sa akin, diba? Ito lang masasabi ko. It's all worth it. I now have freedom and grabe yung worth na binigay sa akin spending those years na nagdaan na tinodo ko at binigay ko yung oras ko dito. Sabi nila kung sayang daw yung oras. I have all the time to spend with my baby. I have all the time now to spend with my family na, di ba, lahat ng mga gatherings noon hindi ko mapuntahan. Pero right now, kahit everyday gawin kong gathering, alam niyo yun? Meron akong mga nakaligtaan or hindi sinelebrate ng mga birthdays ng nanay ko, ng mga kapatid ko. But now, alam niyo yun, ang sarap lang isipin when nagbayad ka ng time and you acquire also time and money, I can celebrate anytime. Diba? So, kung tanong, is it worth the time? Yes, it's worth it. And for tonight, guys, okay, this is my surprise to you. Excited na ba kayo at ready na ba kayo? Ang tanong, is it worth the time? Tonight, guys, the surprise is I am not just the one who will be talking tonight. Okay, so I have someone with me. Okay, speaking of, is it worth the time? Okay, meron akong kilala na leader. Actually, she is my leader and isa din siya sa mga platinum, I think double platinum earner din ng Royal. She already earned this year ng 500,000 a month. And nag-umpisa na siya, of course, with platinum. And she's one of my leaders right now. She is already a President Circle member. Ibig sabihin, minimum 6 million na yung kinita na. She already acquired house and lot and car success. Not just one, but two, diba? Ka-age ko lang din siya. And she is also an employee, actually a government employee. Dati po siyang registrar, pero right now, grabe, ng DepEd, pero hindi na ngayon halata. Grabe, mukha na siyang donya at ang ganda-ganda niya na. All the way from Bulacan, guys. Tinanong ko siya kanina na what may share niya sa inyo. Is it really worth the time na in-spend niya dito sa Royal? And ano yung, kumbaga, doon sa ginagawa niya dati and right now, dito sa Royal, ano yung naging worth? Diba? Ano yung kapalit? Is it naging worth it ba yung pag-spend niya ng time for the past? I think nag-2 years siya dito sa Royal na as in todo. And alam niyo, hindi talaga siya somehow tumigil, diba? Tinodo niya to. So, guys, let me present to you. Meron akong leader na mag-share sa inyo. Is it really worth the time? Guys, let us all welcome Coach Arlene Bersaba. Arlene, pasok! Ayan. Hello! Grabe! Thank you po, Coach Emeril Aguilar. Grabe! Good evening, Royalistas! And hello, mga ka-online! Hello sa inyo and syempre sa lahat na nanonood all over the world. Grabe! Sobrang dun sa mga sinabi ni Coach Emeril Aguilar, parang biglang nagbago or biglang lumamig lalo yung aircon ng office ko. Kasi meron siyang binanggit doon na kagandahan eh. Sige nga guys, para naman mas lumakas lalo yung loob ko na nalandito ngayon, na mag-share ngayon sa inyong gabi. Okay lang ba? Pa-type naman. Yes! I know, naniniwala kayo na totoo yung kagandahan na binanggit ng ating queen, ang ating Coach Emeril Aguilar. Ayan, sige. Ayan, may mga nagko-comment na. Nakikita ko na dito some of my members na mga keyboard warriors daw sila. Hello sa inyo, guys! Ayan. So, before I proceed sa i-share ko, if it's worth the time, gusto ko munang i-grab yung opportunity, syempre, na kapag thank you, una-una po sa management, sa Royal Business Club, especially kay VP Mike, VP Eric, and to our beloved chairman, ayan, Mr. Ricardo S. Castaneda. And also, I would like to say thank you for giving me trust to our
undergrad mentor of Elite Pro. Hello and good evening po, Coach Dan Silverio. And syempre, acknowledge ko na din, i-grab ko na din itong opportunity na to. Hello to my team. And hello Elite Pro and to all the team na meron yung buong Royal. Magandang araw, magandang gabi. Ayan, hello po sa inyong lahat. And syempre, sobrang thank you po na mabigyan ako ng chance sa tao na kanina yung panel na napapakinggan kanina. I'm so thankful na isa ako sa napili niya na makasama niya tonight dito sa webinar niya. Grabe lang! Guys, okay lang po, sumigaw ako. Kasi hindi pa rin ako makapaniwala. I'm on this stage na kung saan, grabe! Diba guys, we all know na best of the best yung mga lumalabas sa screen or sa official page ni Royal. Grabe! So, nirelease ko lang po yung grabe kasi parang punong-puno umaapo yung puso ko sa sobrang saya. Ayan, thank you to Coach Emeryn Aguilar. So, I would like to share to you guys, by the way, I'm Arlina Costa Bersaba from Bulacan. And I'm a former DepEd employee. Dati po akong registrar sa isang public school sa Bulacan. I've been 5 years in the service. And I know marami na po somehow yung nakakakilala sa akin, lalong-lalo na especially to my teammates, to my crosslines, na ako po yung klase ng empleyado na 6,000 na lang yung sinuswelte dati sa trabaho. Hindi ko na po masyadong hihimay-himayin kung bakit naging 6,000 yon. Pero alam ko, lalo na po sa mga taga-DepEd or government employee, naniniwala ko, alam nyo na po yung main reason kung bakit nga ba bumababa yung net pay ng isang government employee. But disclaimer lang po, I'm not against sa mga government agency. Of course, I'm so grateful na I've been part of that agency, which is si DepEd. And dahil sa kanya, nakilala ko din po itong business na ginagawa natin. And as an employee, naalala ko lang na grabe, regarding dun sa time na sinasabi, how precious the time is. Naalala ko yung mga panahon na pumapasok pa ako sa trabaho. Grabe, yung oras lang ng pasok mo is 8 hours. Pero yung pakiramdam ng pagod mo sa katawan is it's just ano, para kang nag-work ng 18 hours in a day. And minsan nakakalungkot, sobrang pagod na pagod ka na sa office. Minsan kasama mo pa pag-uwi mo sa bahay, pag naghapunan ka, tatabi ko pa rin yung mga paperwork. And yung pinapangarap or yung yung inaantay ko na araw in a week, which is the weekends, nakakalungkot kasi nagagamit ko pa rin siya para doon sa mga kailangan kong gawin or i-comply doon sa trabaho na meron ako. So, I know marami akong naririnig na ng mga members din or even hindi members ni Royal na marami tayong naririnig na mga hinaing, bakit hindi tumataas yung sweldo, bakit kulang. I can say na kaya natin siya nasasabi. Actually, hindi naman talaga kulang. Pero sa pagod at effort and sa oras na binibigay natin, doon tayo nagka-come up na hindi tayo well compensated. Kasi tama ba ako, guys? Tingnan mo. Pag sumobra ka ng 8 hours in a day for work or even weekends na gagamit mo pa, tama ba ako, hindi naman talaga nadadagdagan yung sweldo. And grabe, sobrang minsan ang hirap isipin na hindi na nga nadadagdagan yung sweldo, pabawas pa ng pabawas talaga. And dito sa Royal, ayan, I started last February 2019 dito sa Royal, and I can say na I know guys, marami dito makaka-relate. Nung nag-start ako dito sa Royal, honestly guys, akala ko madali. Pero sobrang na-shock ako. Kasi akala ko madali siya. Pero
I realized, wala naman talagang madali sa mundo. And pag yaman yung pinag-uusapan natin dito, I can say na dapat talaga na mag-decide ako at tanggapin ko na mahihirapan ako or mag-i-spend talaga ako ng effort at time. And nag-start ako dito as a part-timer. Grabe, I'm not so ready, pero tinanggap ko kasi I decided to take the risk. I decided to be part of this business. Grabe, yung parang mga oras dati na grabe yung pagod, dami ng oras na binabawas ko para sa family ko. Guys, lalong nabawasan. Kasi meron ako, I'm an employee and I'm a business woman. Ginagawa ko tong business ng sabay. Nadoble yung pagod, nadoble yung puyat, nadoble yung bawas ng oras na ibibigay ko sa family ko. And since malinaw po sa akin kung ano yung nag-aantay na buhay para sa akin, kasi once upon a time na-inspire lang din po ako sa mga coaches ko and sa lahat po ng best of the best na nakikita ko sa head office or even sa mga branches, narinig ko lang din naman po sa kanila na hindi rin naging madali. Pero looking at their life, at that moment, once upon a time, nung nag-uumpisa lang din ako, sabi ko, it's worth the time. It's worth it talaga na ipaglaban or it's worth it na gayahin kung ano lang din naman talaga yung ginawa nila. Nakita ko, nadinig ko sa mga taong successful. And I know guys, naririnig nyo din to parate. If you want to have money, you have to invest money. And syempre, lahat tayo, I believe, lahat tayo nangangarap ng oras para sa family natin. And if you want to have time freedom, if you want to have time, yes, yes po, kailangan din natin mag-invest ng oras. And by that, 1 year and 8 months of hard work, alam mo yung nararanasan ko din, katulad nung ni Coach Ems kanina, meron din akong mga napapalagpas na family gathering, meron din ako napapalampas na ng mga bonding namin ng mga friends ko. Alam mo yung meron din akong mga important na mga meetings na minsan di ko na napuntahan. Sa mga nag-uumpisa, medyo mapapaisip tayo talaga kung worth it eh. Pero ngayon na nakikita nyo kami, na napapakinggan nyo kami, guys, I can say na sobrang worth it talaga. 1 year and 10 months of hard work, 1 year and 10 months na nag-invest ako ng time, meron na po ako ngayon because of Rial, meron na po ako ngayong 2 sasakyan, nakapag-acquire po ako ng twin house, nakatira po ako ngayon dito sa isang condominium unit na grabe, pagsilip ko dyan sa bintana, swimming pool, ang ganda ng view. Imagine guys, imagine niyo po, dati lang naman po akong nakatira sa apartment na pag lumagpas ng 2,000 per month yung renta, shucks, nakakahika na. Pero grabe, imagine niyo po kung nasan ako ngayon. And also, 1 year and 10 months of hard work. Thank you, Lord, talaga. Thank you to my mentors. I'm official President Circle member na po ni Royal. So, maraming salamat po. And I can say po talaga na yung lahat ng oras na ilalaan natin is sobrang sulit po talaga. So, bakit sobrang naging sulit po nun sa akin? Ngayon nyo po malalaman bakit 6,000 na lang po yung naging sweldo ko. Siyempre po, dahil po sa mga loans. Imagine niyo po, yung mga loans, karamihan, we have to pay it for 5 years, for 3 years. Imagine niyo po, 1 year and 10 months na ako dito sa business. And I can say, guys, lahat ng loans ko na babayaran ko sana for 5 years, I'm loan free na ngayon, wala na po akong utang, wala na pong makikitang bakas. Imagine niyo po yung oras na natipid ko from 1 year and 10 months spending time, investing time. Imagine! Ayan, diba? Hindi kinakaya. Imagine!
ang laki ng natipid ko na sana 5 years pa ako magbabayad ng utang. And and I can say na 1 year and 10 months of hard work, I can see this December, last time this December, minsan tumawag ako sa coach ko if pwede akong umuwi sa bahay namin. December 1st yata yun. So sabi niya sa akin, bakit hindi? Tapos naman na yung 90 days challenge. And meron lang ako naalala, para lang din maging reminder na din sa bawat isa. Pwede naman talaga na hindi ka buong taon nag-i-invest ng time sa pag-network. Kasi kung tumodo lang po tayo talaga from January to November, we deserve na magbigay ng maraming oras with our family this December. And ang sarap sa pakiramdam na uuwi at kasama natin spending time with them na meron po tayong pang support financially. And para naman, i-share ko na lang din po sa inyo before I end, para ma-inspire din po kayong lahat na nanonood ngayon. Guys, nagtampo man po ng 11 months for this year yung family ko. Pero sigurado ako matatanggal yung tampo nila because I'm planning na dalhin po sila sa isang exclusive resort para makapag-celebrate po kami ng holidays ng magkakasama. That gathering, that bonding, family bonding, I never experienced before nung simpleng empleyado pa lang po ako. And para po sa lahat na nandito ngayon na nanonood, andito po ako ngayon sa harap ninyo again to inspire you. Hindi po, alam mo yon, alam ko, nakaka-receive ka din na ng mga bulong-bulungan. Is it worth the time na nag-i-spend ka ng oras dyan? Sana po sa lahat ng narinig mo, na na-share ko, sa lahat po na nangyari sa akin, sana nangarap ka din. Sana in-imagine mo din na kung nangyari to sa akin, for you to know, kung ngayon nararamdaman mo to at naiisip mo, I'm sure na mangyayari din po sa'yo ito, lahat ng achievements na meron ako. If you just spend the time, lalo na ngayon, alam na alam mo na it's worth it talaga. So yun lang po, and happy holidays po sa lahat ng Royalista. God bless everyone, and thank you po! Ayan! Thank you so much, Arlene! Grabe, very well said. So ang tanong ngayon, di ba, kung tutodo ka ng January as a preparation to November, di ba, pag naintindihan mo, is it really worth the time to spend dito sa Royal or sa ginagawa natin? So I hope nasagot naman talaga ni Coach Arlene yon na it's really worth the time, di ba? So I can say also, it's worth the time. So ayun. Anyway, so let's move forward. Next, di ba, the next thing na gusto ko i-share sa inyo, actually dapat I will try na ipakita, i-share ng mabilis yung screen, but I will be back kasi hindi pala ako nakikita doon, 'di ba? So I will share the screen kung ano yung next. Okay. Ayan. So next, of course, is it worth the time? Nasagot na natin yan. Ang next is it worth the love? Okay, so when we say love, hindi to love life. Baka mamaya, di ba, kung ano yung mga naiisip niyo. For me, is it worth the love? Para sa akin, yung pagmamahal natin sa kumpanya or sa ginagawa nating negosyo. Of course, especially dun sa company na meron tayo. Is it worth the love and trust? Kumbaga dun sa kumpanya na meron tayo. Kasi sometimes, di ba, pag gusto na natin itodo, pag gusto na natin gawin at decided na tayo, sometimes andyan yung pakiramdam na kahit minahal mo na, 'di ba? Nandyan yung takot, yung fear, kasi karamihan naririnig natin pag minahal mo or 'di ba napamahal ka na, 'di ba andyan yung fear na baka magsara, 'di ba natatakot baka hindi maging okay. For me guys, ito yung
Okay, ibabalik ko na. Ito yung na naaalala ko lang for me nung oras na alam niyo yon na pinagdadaanan ko to at tinatanong ko is it worth na pagkatiwalaan or mahalin ko yung kumpanya at yung bagay na ginagawa, yung negosyo na ginagawa natin. Guys, para sa akin, naging malinaw sa akin yung kasabihan na sinasabi sa akin madalas ng mga uplines, yung katagang pag minahal mo yung royal, pag minahal mo yung kumpanya, mamahalin ka din. Diba? Kasi andun na lahat yung, and that's very true, kasi andun na lahat papasok na pag hindi mo mahal yung isang bagay, diba? Andun yung takot, andun yung duda, so it will reflect dun sa result na meron ka. Okay? So andyan din yung para sa akin, pag nagmahal ka, andyan yung bagay na pag minahal mo, ibibigay mo lahat. So pag binigay mo lahat, I tell you guys, ibibigay niya din lahat. Lahat ng hinihiling, lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, all your dreams and all your goals, yan ang pinaka, kumbaga, malinaw sa akin. So how did I come up with, is it worth the love or your trust or yung, kumbaga, yung tiwala dun sa kumpanya? For me, ito lang yung naging, ano sa akin, naging malinaw. Kailangan nandun yung ownership sa akin. Because sometimes, kahit ready ka for another year, diba? Ready kang sumabak January to November. Pero as you go along, one challenge is nawawala yung pagmamahal sa kumpanya or nasi-shake ka. Diba? Siguro ang nakatulong sa akin dun is yung ownership. Diba? Dapat inu-own mo to. Okay? Of course, we have the best management we have right now. Hello to Chairman, to our Executive Vice President Sir Eric, VP Mike, our VP for Marketing. Alam niyo yun. Ginagawa nila, promise guys, kami being the top leaders, ginagawa nila yung lahat para sa atin. But at the end of the day, it will always be us. Alam niyo yon, malaking factor yung management, but yung ownership sa company, yung ownership natin sa sarili, being, kumbaga, yung mindset, dapat negosyo ko to. Poprotektahan natin yung kumpanya kasi negosyo natin tong lahat. Diba? Ngayon, pag pinrotektahan mo to, I tell you guys, hindi lang yung kumpanya mismo, even the management, poprotektahan ka din. So, ayan, andyan yung pag may duda ka or pag may alinlangan ka, mararamdaman kasi yan sa kilos or sa galaw. Okay? Andyan nagre-reflect yung result. Hindi rin maitodo sa'yo. So, sometimes, the whole year, pag hindi to buo, okay, pag hindi to nakatodo yung love mo sa kumpanya, yung result mo, andyan na din yung kaduda-duda din yung result within the year. Kumbaga, napuputol yung momentum, hindi kasi ka naka-give your all with the company, with the things na dapat ginagawa mo dun sa business mo. Because, nung nag-umpisa tayo, di ba, as a member, ang pinirmahan natin as an independent distributor. So, it's about the ownership. This is our business, so let's protect Royal. Siguro yan yung gusto kong i-point out dyan. Is it worth to protect the Royal? The company Royal. Kasi maraming nagbabash, maraming nagsasabing hindi maganda to. Para sa akin, isa sa nakatulong, deep inside my heart, ako yung nakakita, I know. And ako yung nakakarinig, ako yung nakakita kung gano'ng kaganda yung kumpanya. So I should say, di ba, binigay ko lahat, kaya binigay din naman talaga lahat sa akin. Willing ako ibigay lahat ng tiwala at pagmamahal at buong puso nang walang pag-aalinlangan. And I should say, di ba, it's all worth it. This, is it worth the love para sa kumpanya natin, para sa tiwala na ibibigay natin? I should say it's worth it. And ngayon, guys, I have someone again, di ba? So, ito talaga, this is the best thing tonight because, again, hindi lang ako yung magsasalita. Meron akong nakausap kanina lang and I wanted her to share to you guys. Diba, siya yung isa sa mga leaders ko din na nagtiwala at naniwala sa akin from strangers. I don't know her, pero ayun nga, naging member ko siya and na-work out namin yung pagninegosyo niya dito sa Royal. And nung ginagawa namin to, guys, surprisingly, alam niyo yun, naramdaman ko yung pagmamahal niya sa kumpanya at sa ginagawa natin. And I think isa siya sa mga patunay kung worth it ba talaga, diba? Worth it ba talagang mahalin yung kumpanya? Or paano niya ba minahal? Or paano niya pinaramdam or ginawa yung pagmamahal niya sa kumpanya? And ano yung nangyari nung minahal niya?
yung ginagawa natin. Is it worth it? Guys, let me present to you one of my leaders and one of the leaders also of Royal, di ba? Kasi she is also a platinum earner, di ba, ng Royal. She is a former master teacher and right now, di ba, going president circle na din siya. She is a condo achiever. Ang ganda ng tinitirhan niya, di ba, dito sa community namin, nandito siya. She already have, di ba, from being a master teacher right now with Royal, dahil sa pagmamahal niya sa Royal, di ba, she has now 2 cars, not just 1 but 2, and yung isa doon is a sports car, di ba, Hyundai Genesis Coupe, grabe. Ang ganda na, ang ingay pa ng sasakyan na to. And she, of course, babae siya, di ba, pero may sports car. Guys, I'm so proud of this empowered woman, and she will tell you the story, di ba, paano niya minahal yung company natin in just a short sharing, kahit mga 5 minutes lang. Guys, let us all welcome Coach Karen Glorioso. Ayan, grabe. Good evening po. Good evening, Royalistas. Like me, I mean, grabe lang. I'm just so overwhelmed na hindi pa rin ako makakaniwala na I'm in Royal Page. Diba? Yung parang, kung 5 minutes to, this is going to be the longest 5 minutes of my life. Thank you po, Coach Ems, for the opportunity na makapag-share din po ng success story ko po dito and how I really started to love Royal. Good evening po, Chairman. Good evening po sa ating top management. Good evening po, mga uplines. And good evening po sa lahat ng mga nagmamahal sa Royal na kagaya ko. Ayan. So, nabanggit nga po ni Coach Ems na ako po ay isang resigned master teacher na I can say na for 15 years talagang employment mindset talaga yung meron ako. yung alam mo yun na yung naiisip mo talaga na kailangan mataas yung pinag-aralan mo para ma-promote ka, na pag na-promote ka, okay yung sweldo mo. Kaya lang I realize na parang it's just like a cycle na trabaho ka ng trabaho, you get paid, and then meron kang mga nasa-sacrifice din ng mga bagay-bagay. Na-realize ko yun last year when I started to look for a better opportunity kasi bilang empleyado, alam naman po natin na wala talagang minimayaman sa isang source of income lang, isang source of income lang. And so, nung nakita ko po yung Royal through the help of Coach Emeryn Aguilar, siya po yung may kasalanan kung bakit po ako meron ng lahat ng mga pinapangarap ko lang dati. We're total strangers po, pero grabe lang talaga si Lord. He really led me to the right person, to the right company. And the moment na na-present po sa akin yung program, you know what? I joined on the spot. Kasi ang sabi nga po ni Coach M sa akin noon, kung alam mo na eto na yung makakapagpayaman sa'yo, kung alam mo na dito mabubago yung buhay mo, bakit patatagalin mo pa? So, bilang isang bagong Royalista that time, may mga doubts din po ako na mag-work out ba talaga to? This is going to be the first time na papasukin ko tong ganitong larangan, ganitong business. First networking company ko po, ang Royal, na may mga doubts pa ako noon, may mga fears ako, pero grabe lang talaga kasi na-realize ko, naramdaman ko talaga na nasa tamang opportunity ako. Kasi grabe lang yung pinagdadaanan ko dati bilang isang master teacher. Grabe yung workload, nasa sacrifice yung time ko sa sarili ko, sa family ko. Sabi ko nga noon, kaya pala marami mga teachers, yung mga tumatandang dalaga. Kasi masyadong silang hooked dun sa ginagawa nila, masyadong silang passionate dun sa mga ginagawa nila, sa pagtuturo, sa mga paperwork. Kasi nabanggit po ni Coach Eileen kanina, di ba? Na grabe lang talaga, kahit sa school may trabaho, sa bahay may uwi din, pag holidays. Kapag weekends, imbis na time mo yun para sa sarili mo, para sa family mo, diba? Sa friends mo, social life, o kung may love life din. Grabe lang, pero nasa-sacrifice yun eh. So dito sa Royal, the time nung nag-start ako at
at nabigay sa akin yung dapat sa akin. Grabe lang talaga yung realization na sabi ko, grabe, posible pala talaga na kumita ka dito ng 6 digits. Sobrang nawindang talaga po ako noon, nung first time kong kumita ng 6 digits dito, kasi sabi ko, ilang buwan yung natipid ko, ilang ano ng pagod, di ba? Yung weight ng pagod, ng stress, yung hindi ko na-experience dahil ganun yung naging income ko dito. And grabe lang din talaga kasi lahat ng ginawa ko dito sa Ria, lahat ng effort na yon, talagang may kapalit. Totoo po yung sinasabi kanina ni Coach Ems na pag minahal mo ang Royal will love you back. Grabe lang din yung recognition. Dito ko na-experience yung mga recognitions dito, yung offline pa po tayo, 'di ba? You can still remember pag platinum earner ka, pag executive circle member ka na. Grabe lang, 'di ba, yung ano sa inyo pagre-recognize sa iyo, yung last year na nakakapunta po tayo ng hotel, nakasuot tayo ng gown and suit. Grabe lang, nasabi ko, meron pa lang ganitong company na grabe yung mag-appreciate sa efforts ng mga members nila, ng mga distributors nila. And yung nangyari po sa akin, sabi ko nga, lahat ng pagod ng puyat ko, alam ko yung kapalit eh. Lahat po yung may kapalit, lahat yung sulit. Kasi na-imagine ko rin, sabi ko, shucks, yung kinita ko nang nag-platinum ako, ito yung niloloan ng mga kasamahan kong teachers, binabayaran ng 3 years, tapos dito sa Royal, kinita ko lang siya ng isang buwan, tapos part-time pa. Nasabi ko, meron pa lang ganitong klaseng company na, alam mo yun, parang sabi nga po, walang hindi kayang ibigay ang nagbibigay. Sobrang generous, and sabi ko, bakit hindi ko mamahalin ng Royal? Bakit hindi ako willing na magpuyat, na mapagod, kasi alam ko naman yung magiging kapalit. And more than the income, grabe lang din po kasi I found a second family here. I found yung love din na meron dito sa team na meron ako, and of course sa buong Royal na din, kasi kahit po yung mga hindi po I belong to the Elite Pro team. Pero kahit yung mga ibang team po, talagang nakikita ko kung gaano sila ka-warm na i-welcome kami, hindi kami magkakilala, pero when we gather, talagang nakikita ko na ang sarap sa feeling na ganun yung mga kasama mong katrabaho. Yung ganun yung mga kasama mo, 'di ba? And in my stay po or yung araw po na nakilala ko yung Royal hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala pa pong 2 taon na member ako ng Royal, pero I already earned 3 million already. Nasabi ko, ano pala, no? Ang galing lang talaga na hindi mo na pala kailangan pang intayin yung retirement mo para lang maibigay sa'yo yung ganun kalaking income. Diba? And aside po doon, yung idea na nagkaroon din po ako ng time freedom, grabe kasi ngayon po, nabanggit na rin kanina na I am a resigned master teacher. People are telling me, sayang, kasi ayun na yun eh, security of tenure hanggang sa pagtanda, okay na yung master teacher to. Diba? Okay na yung salary mo, ba't ka pa umalis, ba't ka pa nag-resign? Pero sabi ko, worth it eh. Kasi sobrang worth it, sobrang sulit. Nung ipinalit ko, kasi saan ka makakita ng company na kayang ibigay yung lahat ng pangarap mo? Computein nyo nga po yung pangarap nyo. Isipin nyo, ilang taon pa kaya? May nakausap nga po ako one time. Pinakompute ko sa kanya yung pangarap niya. Sabi niya, pangarap akong bahay, pangarap kong sasakyan, pangarap kong travel, pati savings, tapos makabayad ng utang, pinakompute ko lahat. Grabe, sabi niya, ang ano daw, 5 million daw yon. And sabi niya, ilang taon pa daw niya yun, ilang taon pa daw ang gugugulin niya para lang makuha lahat ng yon. So sabi ko sa sarili ko, buti na lang talaga
nakilala ko yung Royal. Kasi grabe lang talaga yung pagmamahal na binigay ng Royal sa akin. Grabe lang talaga yung naging kapalit. Talagang masasabi mo talaga na worth it. And aside dun sa income na hindi na ibigay po sa akin, actually I earned my first million here part-time. 8 months doing the program part-time, I earned my first million. Nasabi ko nga, bakit hindi ko mamahalin ng Royal? Diba? Aside po doon, nagkaroon din ako dito ng sasakyan. Yung Mitsubishi Expander ko po ng 7-seaters in a matter of months na nakapaglabas po ako ng sasakyan na grabe lang talaga kasi nung nagbuntis po ako, time po ng pandemic yon. Na-realize ko talaga na kung hindi siguro ako nag-Royal, paano kaya yung mga check-up ko? Paano kaya yung kailangan kong umalis ng bahay? Kailangan kong bumili ng gamot or basta lumabas? Hindi ako safe. Kung wala akong sariling sasakyan, nasabi ko, thank you Lord kasi you led me to the right opportunity. Aside po dun sa sasakyan, ngayon nabanggit nga po ni Coach Ems na pangarap ko lang din, pinangarap ko pong mag-stay din sa isang magandang condo, 'di ba? Kasi nangarap ako dahil nakita ko na ang ganda, naninirahan po sila sa isang condo. Kaya sabi ko, nakita ko na ang sarap sa feeling ng siguro kung dito titira. And last year nagstay sila sa condo, ngayon nasa condo na rin po kami. Last year meron silang Genesis Coupe. May sports car po sila. Ngayon, meron na rin kami. Kaya sabi ko, ano pa kaya? Parang sarap ng mangarap dahil lang dito kami sa Royal. And yung future ng family ko, lalong-lalo na po ng baby ko, I know na secure dahil nandito po kami sa tamang kumpanya. So lahat po ng mga members out there, kay dati ka man dati ka mang member or bago ka mang member, I tell you this, the best is yet to come. Nasa tamang kumpanya ka. And congratulations kasi lahat ng pangarap mo dito sa Royal matutupad. Lahat ng nangyari sa akin, sa amin, I believe may experience mo yan. The thing is, it's just a matter of time. It's just a matter of time. So, to all Royalistas out there, congratulations for you have found a life changing opportunity. Ayan. Thank you so much po, Coach Ems, for the chance na makapag-share po. Thank you so much! Ayan! Thank you so much, Karen! Grabe, no? Alam mo, siya yung leader ko, siya yung member ng Royal na, alam mo yung makikita mong mahal niya yung ginagawa niya kasi siya yung naalala ko nung part-time siya. Sa dami ng work ng pagiging master teacher, alam mo yung hindi siya napapagod. Feeling ko ganun kasi talaga pag mahal mo yung ginagawa mo. So talagang tinodong minahal niya yung ginagawa at yung kumpanya. Kaya naman, di ba? With all the things na nangyari sa kanya, I'm sure mas naging malinaw ngayon na I think it's malinaw na it's worth the love or trust para sa kumpanya at sa ginagawa natin, di ba? So I hope guys, somehow nakakakuha kayo ng mga inspiration na today is December. We're gearing toward the end of 2020 and this is somehow the preparation na pag maging malinaw sa'yo kung saan ka papunta. Pag ito na pagdaanan mo next year, pag tumodo ka January to November, alam niyo yun, pag na-challenge ka, you will know that it's all worth it, diba? So, ayan. So now, okay, thank you for that, Coach Karen. And now let's move on to the next. Okay? So I think andyan pa ba kayo guys? So tingnan ko muna dito. We now have 1,600 viewers. Hello guys. Ayan, thank you Coach Karen. Andyan ang daming nagko-comment. Sabi ni Roma, huwag ka lang susuko. Wow, 'di ba? Sabi ni Maria Criselda Samson, worth it. Sabi niya, yes coach. Ayan. So hello sa mga nanonood at andyan pa. Hello guys. So let's move forward to the next. Ano yung isa pang bagay na pag nadaanan mo next year as a preparation that you can say, and ako din personally, magiging worth it. So, i-share ko ulit guys yung screen ko. Okay. Ayan, wait lang. Ayan.
Ayan. So, kanina, is it worth the time? And of course, is it worth the love? So, it's worth it. And of course, the next is, ito. One of the, kumbaga, pinagdadaanan talaga before the year ends is kung nagmahal tayo. Diba? Pag nagmahal ka, sigurado. And I'm not sure kung lahat mag-agree dito, diba? Pag nagmahal ka, sigurado masasaktan ka. Medyo, diba? May hugot ba to? Wala naman. Pero, relating, diba? Relating, of course, sa ginagawa natin with Royal. Alam niyo yon, andyan talaga yung mga pain, yung mga sakit as we go along sa journey natin na sometimes, 'di ba, masakit talaga pag na-experience mo. But ang tanong sa lahat ng pain na yon na pagdadaanan natin, is it really worth it? Kasi ako, naalala ko guys, meron akong gustong i-share sa inyo, isang unang naramdaman ko na nasaktan ako. Diba? So, let me go back again dun sa Zoom. Ayan. So, ako, gusto ko i-share sa inyo guys yung first time na nasaktan ako, na nagro-royal ako. Sa totoo lang, ito yung gusto ko i-share sa inyo is yung unang araw na naramdaman ko at nakafeel ako ng rejection. Kasi napahiya talaga ako. Ayan. So, again, 'di ba, yun yung time na napahiya ako, yun yung unang pain na naramdaman ko. So ang tanong, is it worth it? Ano yung pain na yun? Guys, gusto kong i-share to sa inyo. I'm not sure kung makaka-relate kayo. Meron kasing moment no na nag-uumpisa ako, yung coach ko or yung mentor ko, pinilit niya ako dahil ako nga mahihiyain ako at hindi ko talaga, alam niyo, hindi ako yung outgoing person at hindi ako yung magaling magsalita. Syempre hindi na lang halata ngayon, 'di ba? So Nung nandun kami sa mall, may dala-dala pa kami flyers noon. Pag mamamrospect kami, talagang, alam niyo yon, talagang pumupunta kami sa mga streets, sa mga lugar. Diba? Hindi na lang, huwag nyo na imaginein pag ako ng flyers, diba? Tanggapin nyo. Charing. Pero nung time na yun nag-uumpisa kami, talagang namimigay ako ng flyers kami, ng mga kasama ko, together with my mentors. Grabe yung init. And one time, pumunta kami noon, pinaka first time nga, hinamon niya ako, nasa mall kami, kumakain kami. Tapos may tingin ng tingin, hindi ko talaga sure kung nagagandahan or kung interesado sa Royal. Kasi pinag-uusapan namin Royal, di ba? So, ayun, nakita namin na nakatingin sila, yung isang table doon, sabi nung mentor ko, sabi niya, sige nga, hinamon niya ako, bigyan mo yan ng flyers kasi sayang naman. Baka mamaya, di ba, nabaliw or interested dun sa pinag-uusapan natin. Sabi ko, ayoko kasi nahihiya talaga ako. Tapos yung pinaka ayaw kong pakiramdam is yung ma-reject ako. Di ba, yung pagbinigay ko yon, yung hindi niya tatanggapin. Di ba, sakit nun. Parang shucks. Tapos bago pa lang ako noon, talagang hindi ko lubos maisip na grabe yung pinasok ko, bakit kailangan ko tong pagdaanan. So, unang-una, nakakahiyang lumapit. Pangalawa, kasi bago pa lang ako, nahihiya akong lumapit. Pangalawa, nahihiya akong ma-reject. Pangatlo, di ba, yung makita ako ng mga tao na lalapit at magbibigay ng flyer sa isang restaurant pa. So, ayun na nga guys. So, dahil sabi ng upline ko, gusto mong yumaman. So, of course, di ba? Gusto kong yumaman. So, sabi ko, sige, I will try, sabi ko. So, tumayo ako bago kami umalis. So, nauna na siya, lumabas na siya. Tapos, paglabas niya, alam niyo yun, ako tumayo din. Tapos, bumugot ako ng isang flyers. Tapos, lumapit ako dun sa table na yon. And alam niyo ba guys, grabe, gusto niyo malaman kung ano nangyari. So paglapit ko doon, alam niyo yung paglapit ko doon, pagbigay ko ng flyers, lahat ng kinakatakutan ko nangyari. So hindi nila ako pinansin, tumingin sila sa akin at sinabi, nung binigay ko, sabi nila, gumaganon sila at sabi ko, baka po interested kayo sa business. Sabi nila, hindi. Talagang grabe yung, kumbaga yung humiliation, na shocks, grabe yung dami pang tao, nasa restaurant. Parang sabi ko, sobrang napayakot. And sakit talaga na hindi ko siya hindi ko lubos maisip na ginawa ko yun. Tapos, ayun guys, that was the first, kumbaga, rejection and nasaktan talaga ako. So, yun yung, tapos naalala ko pa, di ba? Ito yung mga pain bilang bago. Of course, naalala ko pa yung una kong iyak.
dito sa pagro-royal, is it worth the pain? Nung naalala ko yung iyak ako ng iyak dahil inaway ako ng ate ko. Ng family ko, di ba? Silang lahat, and specifically sa ate ko, di ba? Huwag niyo, sa mga nakakilala sa ate ko, huwag niyo itong sabihin, di ba? Meron isang moment na talagang inaway niya ako dahil nga, of course, yung, eto nga, dahil sa ginagawa kong pagro-royal, talagang pinagsabihin ako ng mga masasakit na salita. Tapos, di ba? Baka mamaya may magsumbong dyan because yung mga kilala yung ate ko na nandito, alam ko, di ba? So, ayun, yun, of course, I know this is not new stories para sa lahat. We have our own experiences and pains. Ako, alam ko maraming makaka-relate with our family na masakit ma-reject sa iba pero mas masakit pa pala, 'di ba, pag galing pa sa family mo, yung kukwestiyonin yung ginagawa mo, yung magdududa sila, kakalabanin ka nila. Iyak ako nang iyak noon nung inaway ako. Talagang alam mo yung gusto ko nang gumuho sa mundo. Tapos yun yung parang nagmumukha na ako pero habang alam niyo yun, habang inaaway ako, habang pinagtatanggol ko pa yung royal, inaaway ako tapos pinapagtanggol ko pa, yung nagmumukha na akong ewan kasi sasabihin ko pa rin na, alam niyo, papaninigan mo pa rin na yayaman ka dito, pero that time ang binibenta ko gluta, kojic, diba? So parang sasabihin ko pa no na yayaman ako sa lotion, yayaman ako sa kojic dahil sa gluta. Ang daming bagay na ngayon pag iniisip ko, grabe, hindi ko na lubos maisip paano ko yun nalagpasan. Diba? Kasi ang sakit talaga sa pakiramdam na family yung kumakalaban. Diba? Kaway-kaway dyan sa may mga, diba? May mga negative na family. So I know, makaka-relate kayo. And ang pinakamasaklap nun, with all the pain, with all the, alam niyo yun, sa mga nararamdaman nating sakit, here comes our mentor. Here comes our upline. At ang sasabihin nila sa'yo, ituloy mo lang. Diba? Sasabihin nila na, diba, sasabihin mo, coach, ang sakit na, coach, parang hindi ko na kaya. Tapos ang sagot, ituloy mo lang. Nasasaktan ka, then go ahead, ituloy mo lang, masaktan ka pa. That time, hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Alam niyo yun, sasabihin nila, it's worth it, sa dulo, makukuha mo din, kahit hirap ka na, makukuha mo pa rin yung gusto mo, ituloy mo lang, ituloy mo lang. Parang sinasabi nilang laban. That time, sa totoo lang, kung hindi ako naniwala dun sa coach ko and sa mga ibang mga mentors, siguro wala na ako dito ngayon. Because nature ng tao, of course, iiwasan natin yung mga pakiramdam na pag nasaktan ka, iiwas ka. Correct? So, of course, ito yung mga naging malinaw sa akin nung time na yun na na-experience ko, nung nasasaktan ako, lalo na about sa family, para sa akin, hindi naman madali yung gusto ko. Yung malinaw sa akin kung ano yung gusto ko at hindi madali yun. I'm sure hindi lang basta-basta yung makukuha natin with Royal. So sabi ko, sige, I will give my trust na kahit nasasaktan ako kapag sinabi ng upline ko na ituloy, itutuloy ko to. Alam niyo, pag sinabi na kung nasasaktan ka, alam niyo, ilaban mo pa. Nahihirapan ka, ilaban mo pa. So that's one thing na, di ba, hindi ko maintindihan. Pero sabi niya sa akin, Em, balang araw, maiintindihan mo rin. And thank you to my mentor, my ex-boyfriend and now my husband. He is my upline coach, Dan Silverio. Hello po. Thank you sa pagtsatsaga at pilit mong pinaintindi sa akin dati na kahit hirap na ako, kahit wala na akong makain, nagugutom ako, kahit wala na akong pangbayad sa bills, 'di ba? Ang sakit isipin, 'di ba? Sometimes nagdududa pa ako, tama ba 'yung ginagawa ko? Pero sasabihin niya pa rin, ilaban mo pa. Nahihirapan ka, ituloy mo lang. Nahihirapan ka, ituloy mo lang. Hindi ko maintindihan. And thank you to my mentor for pushing me. And right now, I can say, ngayon naintindihan ko na. Kasi kung hindi ko nilaban, kung hindi ako tumuloy nung nahihirapan ako, hindi ko masasabi ngayon that all the pains are worth it. And kung tatanungin ako lahat ng sakit, yun pa rin yung tanong ko. Ay, yun pa rin ang sagot ko. It's worth it. And I can say right now, being one of the movers and shakers of Royal, earning at least $1 million per month, with all the condo, with all the cars na meron ako, with all the savings, I should say, lahat ng sakit, it's worth it. Diba? So yun, and because of that, diba? Naalala ko pa, idagdag ko lang, gusto ko tong sabihin na sa lahat ng sakit, sa lahat ng iyak, sa lahat ng luha, na nilagay ko, alam niyo yun, I choose to move forward at nilaban ko talaga.
And once again, I can say that it's worth it. Right now, siguro, siguro gusto ko lang i-share na kung hindi pa man ganun kahirap yung na-experience mo ngayon, guys. Alam nyo, hindi pa man ganun kasakit. Ito lang yung gusto kong maging tip or reminder once na dumating ka sa moment na yon. Pag nakaramdam ka ng hirap, sana maalala mo to. Laban lang. Sana maalala mo to, ituloy mo lang. Pag nahirapan ka, ibig sabihin, may kapalit na sarap. Kasi mahirap. Alam ka naman, di ba? Mahirap. Lahat na lang mahirap. Di ba? So, pag mahirap, hindi na-create ang word na hirap kung wala yung word na sarap. So, I believe darating yung time, it will be all worth it. So, ngayon, I am facing you guys, di ba? Sa lahat ng 1,600 viewers natin. Guys, for all the pains, it's worth it. So, again, this coming January, as we begin and prepare for another year, sana maalala nyo to na if you want to have a great year, pag napagdaanan nyo yung mga pains na mafe-feel mo, always remember, pag alam mo yung patutunguhan mo, pag dumating si pain, everything's gonna be worth it. Diba? So, speaking of worth it, is it worth the pain? Guys, I have another, okay? I have another guest, very, very quick. Diba? Mabilis lang to. I'm so proud na nakasama natin siya at pumayag siya na mag-share sa inyo guys. Right now, yung pain na pinakatumatak sa kanyang pain, and paano niya nasabi na worth it na yon? So, guys, gusto nyo bang marinig kung sino yon? I'm so excited because this person na tatawagin ko is one of the youngest. Diba? One of the youngest sa team na millionaire at the age of 23, she was awarded as one of the executive circle, going president circle na siya. And last, I think a month or 2 months ago, she was the youngest sports car owner sa team. Grabe guys, yung sasakyan nito parang laruan, kulay red. Diba? She owns a Toyota 86 sports car. Diba? And yung sasakyan niya na yon, may nakalagay doon ang laki ng pangalan niya. Talagang mapapansin mo. And para siyang Barbie. Alam niyo yun, ang cute-cute niya lang. Pero this girl is girl on fire. And I should say, grabe, she is also a consistent platinum earner po. Minimum 300,000. And right now, naalala ko lang, aliban sa sports car, guys, this is already in just a matter of less than 2 years. This is already the third car na meron siya. Diba? Of course, with all the achievements, meron din siyang pain na pinagdaanan. Ang tanong, anong pain yon? And is it worth it? So guys, without further ado, let us all welcome Coach Shaira Ramos! Pasok! Hello po! Good evening! Hello! Good evening po sa inyong lahat! Grabe, kinakabahan ako! And nakakatuwa lang po na mapasama din. Of course, thank you so much, Coach Ems. And of course, the management po ng buong Royal. Again po, ako po si Shaira Ramos. I started doing Royal at the age of 22 and dito na po ako tumanda. 24 na po ako ngayon and grabe itong part talaga na to ng pagro-royal, yung pinaka ayokong balikan. Pag inaalala ko yung mga pain, sobrang grabe lang po na yung sakit nandun pa din. Naalala ko pa din yung sakit and isa na lang siguro, mabilis lang po, i-share ko na din po sa inyo na isa siguro sa pinaka masakit na na-experience ko no nag-start ako dito sa Royal, yung pag pumapasok po ako sa school noon, I believe madaming makaka-relate dito na pagpasok ko po sa school noon, dumating po ako sa point na talagang na-trauma na po akong pumasok. Grabe, naalala. Pasensya na po kayo. Ako po talaga yung pinaka-iyakin sa grupo namin. Pero grabe lang po, dumating po ako sa point na ayoko na po talagang hindi ko po to training, no? Pero yun po, yun ko na pong pumasok sa school kasi po na-trauma na ako na nawala po lahat ng mga kaibigan ko sa school. Wala pong pumapansin sa akin. At the same time,
lagi na po akong laman ng chismis. Ako na po yung bagong subject sa school namin. Ako na po yung laging pinag-uusapan. And lahat po ng kilos ko bantay. And lagi po akong napapagalitan, laging inuutusan kung ano-ano na pong mga challenge yung na-experience ko that time. And grabe lang, dumating na po sa point na hinahatid na ako ng partner ko. Para lang pumasok ako sa school kasi ayoko na talaga. Nag-iiyakan kami sa gate ng school. Sabi ko sa kanya, parang awa mo na. Wag mo na akong dalin dito. Ayoko nang pumasok. Kasi po sobrang nasasaktan na ako. Hindi ko maintindihan bakit ganun yung treatment nila sa akin. And sabi ko naman, wala naman ako ibang gustong gawin lang that time. Kundi umasenso sa buhay, mabigyan ng magandang buhay yung family ko. Siguro yun yung pinaka, hindi ko po makakalimutan na pain na naranasan ko as nagtuturo, as bilang employee. Pero meron pa pala, akala ko yun na po yung pinakamasakit na part na mararamdaman ko dito sa pagro-royal. Yung walang maniniwala, lahat, objections, rejections, lahat ibabato sa akin. Chismis, pati chismis na po ako nagda-drugs. Pero grabe lang, sabi ko nga po, meron pa palang masasakit. And ito siguro talagang, naka-relate din po ako kanina sa senior ni Coach Ems na wala palang masasakit kapag narinig mo na lahat ng mga nasasabi ng iba, na ibang tao, sa family mismo. And yung isa sa mga deepest why ko, bakit ako sumali dito, yung parents ko, and yung bunsong kapatid ko po, na sa sobrang focus ko sa pagro-royal, halos hindi na ako nakaka-uwi din sa bahay noon. Mas madalas na ako sa kalsada. Sa kalsada na po ako nakakatulog. And hindi ko namamalayan yung kapatid ko pala, lumalayo na po yung loob sa akin to the point na sobrang sama na pala ng tingin niya sa akin na ang tingin niya na sa akin, wala akong kwentang kapatid. So sabi ko, all this time, ginagawa ko yung pagro-royal para mapag-aral siya, para may makain kami, para makabayad ng utang, para hindi na mangutang. Tapos darating pala sa point na iba na pala yung tingin sa akin ng family ko. Iba na pala yung tingin sa akin ng kapatid ko. Sabi ko, mga dalawang araw alas, umiiyak lang po ako na hindi ko matanggap na sabi ko, bakit ganun na lahat to ginagawa ko para sa kanila. Pero bakit hindi nila makita yung worth? Bakit hindi nila makita yung magandang nagagawa ko sa kanila? Pero sabi ko po, ilalaban ko pa rin to. Hindi ko bibitawan yung pagro-royal kasi alam ko na ito yung magbibigay sa amin ng magandang buhay. Nasanay po kasi yung family, sobrang close po kasi din ang family namin na yung father ko, mas gusto niyang magkakasama kami. Magkakapatid kahit na naghihirap, masasama-sama. Pero ako po, sabi ko, sa sobrang sipag ng father ko, ng mother ko, sabi ko, hindi nila deserve yung ganun na buhay lang. Alam ko na may magagawa pa ako. And dahil pinagpatuloy ko po yung pagro-royal, sinabi ko lang po sa puso at isip ko na nandito po yung success. At itutuloy-tuloy ko to kasi nakita ko sa mga coaches, sa mga uplines, yung buhay na pupuntahan namin. Hindi man nila makita lahat ng mga sakripisyo ko ngayon. Alam ko darating yung time, papasalamatan nila ako kasi ginawa ko to para sa kanila. And grabe lang po, pinagpatuloy ko lang. Yung mother ko po, sobrang practical niya talaga sa buhay. Mas gugustuhin pa po niya ang mamalengke sa palengke. Dahil para mas tipid po, nang dahil po pinagpatuloy ko yung pagro-royal ngayon po, nakakapamili na po kami, nakapag-grocery na kami sa SM. And grabe lang din po na yung pangarap po namin ng tatay ko, pangarap po niya na magkaroon ng honor. Hindi lang po honor yung nabigay ko sa kanya. Nabigyan ko po siya ng sedan, ng pickup at ng sports car dahil pinagpatuloy ko po yung pagro-royal. And yung hindi na po kami nakakaranas din na manghiram sa kapitbahay. Yung pang-aral po naming tatlong magkakapatid, bali apat po kami magkakapatid,
nakapagtapos po kaming tatlong magkakapatid dahil po nairao sa utang ng tatay ko na sa pangungutang po ng mga magulang ko. And ngayon po, I can proudly say na yung kapatid ko po na bunso, napapag-aral po namin siya nang hindi galing sa utang, kundi dahil sa Royal. And nakakatuwa lang po na dahil din sa pag-Royal, yung pangarap namin, ng pangarap po ng nanay at tatay ko na makapunta sa malamig na lugar, hindi po sa ibang bansa, kundi sa Baguio lang. Ayun po yung pangarap nila na natupad po namin, natupad ko po yun sa kanila. Ang nakakatuwa po, hindi po kami namasahe papunta sa Baguio. Gamit ko po yung dalawa naming sasakyan. And ito po pala yung kapalit ng lahat ng sakit. Kahit ang sakit-sakit, ayoko talagang balikan to kasi yung sakit sobrang nandito pa, nakabaon pa. Pero sabi ko, lahat to magiging worth it. And grabe, sobrang nakakatuwa lang po. Kasi nung pinagpatuloy ko at nilaban ko pa rin yung pag-Royals, wala po akong ibang sasabihin kung hindi worth it talaga. At ipagpapatuloy ko pa po ito hanggang sa mabago ng gusto yung buhay namin. And grabe lang po ngayon at the age of 24, magto 2 years ko na pong ginagawa yung Royal. Hindi ko po ma-imagine sa ang trabaho ko mahanap yung ganto. Hindi na po bumababa yung income ko ng 6-digit per month. And sabi ko, as 24 years old, wala na po akong ibang pinagpapasalamat tuwing gabi. Lagi ko pong pinagpapasalamat na nakita ko yung Royal at nakita ko yung mga mentor ko, sila Coach Ems and Coach Dan. Thank you so much po. Yun na lang po kasi iyak pa ako dito. Joke lang po yun po. Good evening po. Thank you po. Grabe. Thank you so much, Shai. Oh my God. Bumubuhos ang luha at pinaiyak mo ang 1,700 viewers dito sa Royal page. Thank you so much for sharing. I think, guys, if I'm not mistaken, that is something too personal sa kanya, pero na-share siya. And okay lang ba na palakpakan? Paano ko yung palakpakan online? Diba? Gusto kong i-acknowledge yun, Shai, for being brave na i-share yon. And somehow, di ba, no questions kung sobrang, yung shinare niya is sobrang, yun yung pinakamasakit sa kanya. And right now, hearing that pain, Shaira Ramos, di ba, lahat siguro this 1,700 viewers will agree that it's really worth the pain. Di ba? So sana guys, makatulong yon sa preparation nyo to set your mind this coming year for a great 2021 na pagdinaanan mo again si pain. Di ba? Pag tumodo ka from January to November, it will be worth it na ngayong December, dito mo makukuha lahat na ng gusto mo at mararamdaman mo na yung result na gusto mo. And of course guys, moving forward, we are now gearing doon sa pinakahuli na. Next is, okay, I want to share to everyone, okay, isi-share ko guys sa inyo ngayon yung next after, is it worth the pain? Worth it ang pain, yes. Next is, let me share to you guys, ayan, medyo technical na naman. Okay. Okay. So now, is it worth the pain? Next is, eto. Medyo kakaibang usapan to. Is it worth the risk? Diba? Kasi eto guys, yung mga bagay. Certain things na sometimes mas mabigat sa pain. And eto yung mga bagay na hindi mo ine-expect. Diba? Na mabigat gawin at nakakatakot gawin. Para sa mga members na makaka-relate, 'di ba? Lalo na yung mga mentors na diyan, yung mga coaches na diyan. Is it worth the risk? Sometimes yung maririnig mo sa mga coaches mo, yung pagtataya, tumaya ka, nakakatakot, of course, 'di ba? Andiyan yung mga bagay na natatakot kang gawin o subukan. Ano-ano 'yon? Like for example, 'di ba? Ito maririnig natin sa mga training, yung pag sinabi ng coach mo na talon. 'Di ba natatakot ka kasi baka mahulog ka. It's a risk pag tumalon ka or tumaya ka. Mahuhulog ka or baka iisipin mo mapapahamak ka. And nandito rin yung risk para sa akin. Ako personally ang experience ko, ang work ko because my work is
one of my dream job. Actually, it's my dream job. And para makuha ko yun, alam ko, pinaghirapan ng mga magulang kong pagpaaralin ako sa magandang school. Diba? Para makuha ko yung magandang trabaho na meron ako. And when I decided at nakita ko yung Royal and mas nagmalinaw sa akin yung kailangan kong gawin dito, nung gusto ko nang i-give up yung work ko, kahit dream ko siya, kahit pinangarap yun ng family ko para sa akin, lalo na ng parents ko, ang tanong at nakakatakot gawin yung risk, diba? Kung may mangyayari sa akin dito. So, andyan yung kumbaga pagsuway sa family, especially doon sa may mga asawa, di ba? Kaway-kaway sa may mga asawa, is it worth the risk na suwayin yung asawa mo? Minsan, nagiging malaking factor yan. Kasi naniniwala ako, di ba? Marami yung tumitigil na lang, di ba? Pag hindi nakakalampas dito sa naramdaman na risk or yung alam niyo yon, yung risk na experience mo that time, andyan na yung titigil ka na lang, baka hindi ka na umabot ng December. Alam niyo, as you go along from throughout the year, maraming risk na mangyayari. And of course, andyan din yung risk nga sa work na, of course, baka wala ka ng balikan. Kasi ang hirap nun, pag give up mo na, nag-resign ka na, tapos Royal na ang ipo-focus mo, that's the biggest thing na talagang nagduda ako personally, sa totoo lang, tinanong ko din yung sarili ko, is it worth the risk? Pero ang nangyari, that's something naman para sa akin na hindi pinilit sa akin ng mentor ko. Ako yung kusa na nag-decide, and nakakatakot lang kasi, di ba, parang feeling mo, yun na yung security na meron ka, pero give up mo siya. So, ang laking bagay na, is it worth the risk na ibigay ko na todo lahat dito sa Royal? And parang feeling ko noon, parang wala nang matitira sa akin. Parang ganun yung pakiramdam. But one thing is for sure, isang sigurado ako para sa akin na hindi ko papabayaan na walang mangyari sa akin. So, ang tanong, is it worth the risk? Lalo na ngayon, let me relate. Sa nangyayari, another risk na meron tayo is of course the pandemic, 'di ba? So dati offline tayo, sanay tayo makipag-mingle. Okay, andiyan yung nakikipag-meet tayo, meron tayong mga mass gatherings, and here comes pandemic, naging online tayo. Pero kung mapapansin niyo guys, ngayon medyo kumbaga bumabalik na tayo hindi naman sa totally nakakabalik, pero nakakalabas na tayo, and meron na tayong mga nakakasalamuha, meron na tayong nami-meet. And for me, that's one of the risks para lumabas ka ng bahay. Pag step mo pa lang sa bahay, di ba, sa labas ng bahay, it's already a risk. And isa lang ang naging malinaw sa akin na gusto kong i-share sa inyo guys na naging mindset ko, hindi kasi pwede na mabuhay tayo sa takot. Kasi at the end of the day, pag nabuhay tayo sa takot at ayaw natin mag-risk sa mga ganung bagay na paglabas, makipagsalamuha, and mamuhay ng somehow parang normal na din, though with precautions lang. For me, diba, yung mundo kasi tumutuloy eh. Alam mo yon? Lalo na, in speaking of the bills, of course, yung mga babayaran natin, yung trabaho natin, yung buhay sa labas, nagtutuloy-tuloy na siya eh. And isa sa mga na-realize ko, even the businesses outside, the malls, 'di ba, the restaurants, and kung ano-ano pang mga business, nagtutuloy-tuloy sila. So it's one thing na patunay na kumbaga there's nothing to fear. Kasi alam mo 'yun, sila nga, 'di ba? They have a lot also of risk, pero ayan, pinapatakbo pa rin nila. So kung tayo mabubuhay tayo sa takot at hindi tayo magre-risk, mamuhay nang nagmo-move forward, 'di ba? Ang laki ng mawawala. Okay, kasi ako personally, kung hindi ako nakipagsabayan, kung hindi ko naintindihan is it worth the risk sa panahon na 'to. Guys, mind you, this pandemic this 2020 is one of the biggest income na meron po ako sa Royal journey ko. 'Di ba? So hindi ko 'yun basta matatawaran kung hindi ako nag-risk sa mga panahon na to. Lalo na, nag-start po ang pandemic, I'm pregnant, and nanganak, kakapanganak ko pa lang last July, and right now, I have a 5 months baby, na habang lumalabas ako, alam niyo yun, nag-iisip din ako pag uwi ko, I have a 5 months old, na alam niyo yun, very prone,
kung meron man akong makukuhang virus, kawawa naman yung baby. And I think that's the biggest risk na meron ako ngayon within, of course, kayo din, within your family, di ba, yung may mga medyo maedad na na parents. But of course, di ba, it's one thing na sinasabi ko nga kanina, hindi pwedeng tumigil tayo at hindi tayo pwedeng mabuhay sa takot. So I should say right now with what's happening, sa hindi lang sa akin, sa lahat po at maraming royalista, di ba, na naka-experience ng income somehow na yung iba nga, hindi, kahit hindi kalakihan guys, yung iba nga, di ba, sa labas natatanggalan ng trabaho, nawawalan ng income. But here we are to all 1,700 viewers na meron tayo ngayon, di ba? We are so lucky na nandito yung Royal, hindi man ganun kalaki agad, but with the income, at least 10,000, 20,000, lalo na, di ba? Lalo na sa mga umi-income ng 50, 6 digits, this kind of pandemic. For me, guys, the risk is worth it. Okay? And speaking of, okay, I have another, di ba? Hindi ako naubusan ng guest. So, guys, nandiyan pa ba kayo? And are you excited ma-meet yung next na guest ko for tonight? Okay, so guys, sige nga, can you comment guys kung nandyan pa kayo? Grabe. Okay, we still have now the 1,600 viewers. Okay, so ayan. Okay, so nandyan pa sila. So guys, are you excited? Let me present to you. Speaking of risk, I have known this person, this girl. Girl on fire din siya, guys. One of my leaders, actually. Speaking of risk, siya yung isa sa mga kilala ko na somehow, nag-take din talaga ng risk. And gusto kong marinig nyo in a short story lang, 5-minute story, na despite this risk na ginawa niya, ang tanong, ano nangyari? Is it worth it ba? Na nung ginawa niya yung risk na yon. So guys, without further ado, guys, ang tatawagin ko right now, my guest is senior fire officer, di ba? So, hindi lang siya basta bumbero. Actually, senior officer na siya sa BFP. And she is just, if I'm not mistaken, 25, 26 years old. Or ka-age ko din, 29. Sorry, nakalimutan ko. Pero, di ba, with her current work sa labas, right now, guys, nakaka-proud. She is also a sports car owner, top of the line Toyota 86. Grabe, kababaeng tao, ang ganda ng sasakyan, 'di ba? And of course, she is also a consistent platinum earner. Ibig sabihin, hindi na bumababa ng 6 digit ang income niya, and malapit na siya, okay, konti na lang 3 million na ang kinita niya in just a span of, I think hindi pa siya nagwa 1 year. Grabe, 'di ba? So, ano kaya yung risk niya na yon na naging worth it at the end? So, guys, let's all hear it from Coach Jeneline Carlos. Hello po sa ating lahat. Once again, gusto ko lang po magpasalamat sa management ng Royal sa opportunity po ulit na makapag-share. Thank you so much, Coach Emen Aguilar, sa pagtitiwala. So, ito po, once again, I'm Jeneline Carlos. Isa po akong bumbera. Dati pong bumbera. And masasabi ko po, guys, kaway-kaway po muna sa mga tulad ko din pong kawani ng gobyerno. Mga kapulisan natin dyan, kabomberohan natin dyan, mga sundalo po na hero po ng ating bansa. Grabe lang po, nanggaling po ako dyan na talaga pong nagbubuwis po tayo ng buhay para po magsilbi po sa ating bayan. Diba? Ngayon po, sobra lang po akong natutuwa guys na nasabi ko, buti na lang kasama akong kawani ng gobyerno kasi sa pagiging bombero po, hindi naman lingid na times 2 po yung sahod namin ni Duterte. Diba? Medyo malaki-laki po yung sahod namin. At sabi ko, sa wakas, may ibibigay ko na yung pangarap ko para sa pamilya ko. Kasi isa po akong nurse by profession, pero nung pumasok po ako sa pagiging bombero, sabi ko, ito na kaya magbibigay sa akin ng mga pangarap ko. At nung naging bumbero po ako, for 7 years ko po sa serbisyo, guys, nagulat po ako na hindi pa rin po sapat. Nakaka-relate po ba dyan yung mga kasamahan ko at tulad ko din pong uniform personnel na ang tagal-tagal na sa serbisyo pero hindi pa rin nakukuha yung mga pangarap nila. Hindi pa rin nakukuha yung magandang buhay para sa kanila. At nung sinabi kong parang may kulang, naghanap po ako ng iba pong pagkakakitaan.
hindi na po kaya as mag-isa lang pong anak at meron pa pong nanay po na stroke, sabi ko, kailangan ko ng ibang source of income. At nung nakilala ko po si Royal, as part-timer po guys, sabi ko, okay na to. Ma, okay na sa akin na umincome ng kahit kalahati sa sahod ko. And part-time, sobra pong hirap ng trabaho po namin. Alam nyo po yan. Pati po yung pagpasok po namin sa pagiging bumbero, pati yung mga uniform personnel, yung mga trainings, na dugot, pawis, inilaan po namin dito po sa trabaho namin. And sabi namin na alam naman namin na maganda yung kapalit ng lahat ng pinagpapagura namin. At nung sobrang tagal ko na po dito po sa serbisyo, sabi ko, kailangan ko na ng ibang source of income. At nung nag-royal po ako, guys, nagulat po ako na part-time ko lang pong ginagawa yung royal, pero mas malaki pa po yung income ko sa royal kaysa sa trabaho ko. Kung tinitignan ko, parang mas nakakatakot pa talaga na buong, yung sabi nila as uniform personnel, yung isang paa mo nasa hukay. Hindi mo alam kung makakauwi ka pa sa mga pamilya mo ng buo, diba? Ng buhay, kasi talagang risky po yung trabaho namin. At nung nakilala ko si Royal, bakit ganun? Sinasahod ko po, isa din po ako sa sagad-sagad na rin po sa loan na nagte-take home po ng 5,000 sa isang buwan. Sabi ko, sa isang buwan ko dito sa Royal, dito ko po natikman na magkaroon ng 6 digits income. During pandemic, ang dami pong may trabaho na nahirapan pa rin po sa buhay. Hindi pa rin po talaga sapat. At noong May, June, July, platinum earner, 300K earner, na online kumikita samantalang naghihirap sa trabaho, sabi ko, worth it pa ba yung binibigay kong pagmamahal sa trabaho ko? Although mahal na mahal ko po ang trabaho ko pagiging bombero. At sobrang mahal kong magsilbi po sa bansa po natin. Pero sabi ko, tao din po ako na nahihirapan. Tao din po ako na napapagod. At sabi ko, worth it ba lahat ng pagod, ng pagbubuwis ko ng buhay? At dun ko po, noong August po, dun ko na po pinagdesisyonan. Ito po yung sinasabing, nag-take risk po ako na mas pinili ko po o give up ko po yung trabaho po kaysa, at pinili ko po itong business na to. Alam nyo naman po, sa trabaho ko po, ang dami pong nagsabi, sayang ka. Ang daming umiiyak ngayon na walang trabaho. Ang daming tinanggal sa serbisyo. Tapos ikaw magre-resign? Hindi mo ba alam na kapag government employee, yung security of tenure, diba? Yung lifetime na trabaho mo na to, na pag nag-retire ka, marami kang, may million kang sasahurin. Pero alam niyo po ba, nasabi ko, ayoko, napagod na ako. Bakit po ako napagod? Kasi guys, 7 years po akong nagtrabaho, pero wala pa rin po akong magandang buhay na yun na ibibigay sa pamilya ko. Samantalang guys, dito, one year ko lang dito sa business na to, umincome ako ng 6 digits, nagkaroon pa po ko ng pinapangarap kong Toyota Hilux Conquest na nung bata po ako, sabi ko na dati, basta probinsya po, yung sumasakay lang po sa Carabao, diba? Yung talagang, para bang feel na feel ko. Pero sabi ko, soon magkakaroon din po ako ng sasakyan. Na nung nagkaroon po ako ng trabaho, ang nagkaroon lang po ako puro utang. At nung dito po sa business, nagkaroon ng sasakyan, hindi lang po isang sasakyan, kundi dalawa. So pag na isang probinsyana, magkakaroon ng pangalawang sasakyan, sports car pa, na nakikita ko lang sa TV. Kaya sabi ko, iba, buti na lang. Buti na lang, worth it na pinili ko po itong business na to kaysa sa sinasabi nilang security of tenure o kagandahan ng trabaho ko. At dito, ako po kasi na-assign po ako dati sa kampo para po kaming nakakulong ng mga trainees, yung mga kasama ko po doon, mga katrabaho ko po. Pero dito po, nakatira na po ako sa isang resort-type condominium na very relaxing. Comfortable po ako talaga na nakulang na lang ito yung sinasabi ko, kaya po ako nag-resign, is yung time freedom.
na which is yung mga kasamahan ko sa trabaho, talagang naghihirap po ngayong pandemic. Sobrang natitake yung health po nila, talagang natitake risk. And sabi ko, buti na lang, worth it, yung lahat ng negativity na sinasabi nila sa akin na walang mangyayari sa'yo dyan. Nakapagtapos ka ng apat na taon, nurse by profession, milyon-milyon ang ginastos sa'yo ng magulang mo, tapos mapupunta ka sa ganyang business. Pero sabi ko, hindi eh. Kasi, and I'm proud to say, na sa 7 years pong pagbubuwis ko ng buhay po sa trabaho ko, 1 year po dito sa Royal, na bago ang buhay ko. Dito lang din po sa Royal, nakuha ko yung mga pangarap ko. And sa mga nakaka-relate dyan, dati po may trabaho po ko as uniform personnel, hindi po ako nakaka-uwi sa bahay po namin. Kasi po, every holiday, kailangan po namin na naka-duty. Na lahat ng Christmas, lalong-lalo na pag December po, hindi na po pwedeng mag-leave. At dito po, I'm proud to say na yearly makakasama ko na po yung pamilya ko. Uuwi na po ako, nabuo po yung pamilya namin. Ba? Pasko, bagong taon, makakapiling ko na po sila. At yan po, talaga pong proud po kung sinasabi sa inyo na worth it po yung pag-take risk at pag-give up ko sa profession ko. Dahil dito talaga sa Royal, dito na abot yung mga pangarap ko. Salamat po Coach Emeren Aguilar, ba? Sa chance po na makapag-share. Thank you so much po. Bye. God bless po. Ayan, thank you so much. Grabe. Guys, sa lahat po ng viewers, ngayon ko lang nag-sink in sa akin na this is a powerful night, 'di ba? What a webinar we have right now, na grabe yung mga stories and nakaka-touch, na alam niyo yon, talagang patunay kung worth it ba talaga. So I believe, sana guys, nakakatulong to sa inyo. So thank you JD Jedeline, 'di ba, for sharing that story of yours, na talaga namang, 'di ba, kasi maraming natatakot with overcoming the risk na hinaharap nila. So isang patunay si Jedeline Carlos na it's worth it. So ayun guys, so powerful night, pero of course sabi nga nila, let's save the last for the best. So last two guys, ano pa ba yung worth na masasabi natin it's worth it habang we are in our journey? So guys, are you excited? Last two. So let me share to you guys the next thing na gusto ko i-share sa inyo. It's about, okay, so ano pa ba yung next? Is it worth the risk? Thank you Coach JD for sharing. And now of course, second to the last is ito. Ito yung medyo, alam niyo yon, very, maraming makaka-relate talaga. Is it worth the sacrifice? Kasi for the, of course, this 2020, di ba? I know, nung nag-uumpisa pa lang tayo, ang dami ng, even before pandemic, ang dami ng sakripisyo offline. Yung andyan yung mga, this always reminds me pag sinabing sacrifice. Ito ang pumapasok agad sa isip ko is yung mga pagod, 'di ba? Yung puyat, yung hataw, yung 'di ba, ang daming everyday na sinasakripisyo natin na gawin, yung oras na binibigay natin, yung pagbabiyahe, yung pagsasakripisyo ng lalo na yung mga mentors, coaches, 'di ba, para lang maiangat ang buong grupo. Of course we have our own sacrifices, 'di ba? And isa sa mga sacrifices, I think isa din sa na-mention ko kanina, is about the birthdays, the celebration na meron tayo. And speaking of that, because it's December, I can still remember, okay? So balik muna ako dun sa, okay, sa screen ko. Okay, so I remember one of the biggest sacrifice na ginawa ko since December. Gusto kong i-share is, ako kasi I'm from Samar, 'di ba? So hindi po ako taga Manila, so isa akong waray. And isa sa mga sacrifice ko nung nag-uumpisa pa lang ako is
talagang hindi magkaroon ng Christmas. I don't know how everyone, these viewers, would take it na grabe anong klase yun, walang Christmas. I should say, yung kasi yung mga moment na pakiramdam ko, di ba? Kasi every Christmas, since napunta po ako dito sa Manila, nag-aral ako, nagkatrabaho ako, every Christmas, we spend time and talagang ito yung moment na uuwi tayo sa probinsya natin, yung pupuntahan natin yung family natin, di ba? Yung talagang mag-spend time ka para makasama sila ng buo. And nung nagro-royal na ako, this is not to scare, di ba, sa mga bago, this is me. Okay, so nung nag-uumpisa pa lang ako for the past years na nagro-royal ako, I can still, hindi nga to alam ata ng mga kapatid ko at ng parents ko. Diba, ngayon ko lang siya ma-share na nung mga moment na hindi ako makauwi, na sanay kaming parating buo sa family, na umuwi kami, nung seryoso na talaga ako mag-royal, I still fresh pa sa akin how I sacrificed Christmas, these Christmas holidays, yung holidays ng December na, alam yun, yun yung mga feeling moment na I don't feel na deserve ko siyang i-celebrate because I am so guilty na, alam niyo yun, na ang dami kong dapat ginawa for the entire year pero hindi ko nagawa. Hindi ko mabigyan ng regalo na gusto ko yung para sa nanay ko. Hindi ko mabili yung mga bagay na gusto ko ibigay sa mga kapatid ko. Hindi ko maibigay yung handa or yung celebration na gusto ko. Of course, not just sa inner family ko, pero pati sa mga lola ko, lolo ko, sa mga tita ko, mga pamangkin ko. Alam niyo yun, parang ang hirap isipin na dumating yung Pasko na marami pa akong utang. Alam niyo yun, yung marami kang pinagdadaanan, ang dami mong iniisip, ang daming bumabagabag sa'yo. Yung hindi ko lubos maisip mag-celebrate. Alam niyo yun? So, sabi ko, this is the sacrifice na instead na mag-celebrate ako pa uwi, uuwi ako ng probinsya pa. Siguro, tsaka naalala ko pala, hindi ako umuwi kasi wala akong pamasahe. Wala akong pang eroplano pa uwi because pag December, mahal na yung eroplano from here pa uwi ng mga probinsya kasi tumataas yun pag December. So, parang wala akong enough budget and I think not just one Christmas yun. And siguro twice or thrice, ewan ko, that is very unusual na hindi ako umuwi. Pero nung seryoso na talaga akong mag-royal, talagang sinabi ko sa sarili ko na hindi man ako umuwi ngayon. Hindi ako uuwi because I still need to work. Magsasakripisyo muna ako ngayon. Lalagari pa ako, hahataw pa ako, and prenamis ko talaga sa sarili ko with the preparations itong sinishare ko sa inyo ngayon na sinasabi ko talaga sa sarili ko na darating ang time, diba? If Christmas is the season of giving, that's the only season na talagang, di ba, ang sarap mamigay, ang sarap magregalo. Talagang sinabi ko sa sarili ko na darating ang time, kahit hindi man ako makapag-celebrate ng iilang Christmas dahil nagsasacrifice ako, dahil, alam niyo yon, naghumahataw muna ako at nagro-royal pa rin ako, royal-royal pa rin ako. Sabi ko sa sarili ko, darating ang time. Hindi lang kailangan December ang Christmas because anytime I can give anything I want to my parents, to my sisters, to my brothers, to my grandparents, to my relatives, anytime I can give. And proud to say, guys, is it worth it na pag nag-Christmas, hindi ka muna nagsiselebrate, tumahataw ka pa rin. Yung lahat sila, alam niyo, nagsiselebrate na, lahat sila nagsasaya na, nagre-reunion na, kasama niya na yung parents na, alam niyo yun, it's the perfect time para makapag-bonding ng family. I can say kahit wala ako nung mga oras na yun right now, mamaya may share ako. Grabe guys, this is the time in my life that I can say, I can declare Christmas every day. Diba? Yung pag may sabihin ng yung mga kapatid ko, ate, bilan mo ko nito, ate, gusto ko to. Diba, one time, this past few weeks lang, guys, I am so happy to share, diba? Siguro, nakailang linggo at ilang araw akong naging Santa Claus. And I'm so happy to do it, diba? Na one time, nandito yung mother ko the past few weeks, diba? Para talaga kung hindi lang Santa Claus, as in, grabe. Nag-shopping yung nanay ko, isang wala nga atang tatlong oras, dalawang oras, siguro nasa 25,000-30,000, talagang kuha dito, kuha doon, sige, kunin mo lahat ng gusto mo. And nakakatuwa makita yung mga kapatid ko na, ate, ang ganda nitong chinelas, pare-pareho tayo, bilhin mo kami, ikaw magbayad. Alam yung hindi ka nang mag-aalangan, okay, sige, tapos hindi mo natitingnan yung presyo, okay, sige, lagay nyo yan, ikakaskas ko yan, basta yung
ang saya lang makita na sige, kuha dito, kuha yun. Tapos punta ka lang sa cashier. Tapos bayad ka, okay. Bilang ka, okay. Yan. Alam mo yun, I can say ngayon, hindi pa Christmas. I already did Christmas for my family for the... Grabe, ngayon, na-emotional ako. Ngayon ko lang na-realize for the past, ano pala, weeks, I think last November, di ba? Talagang nakatodo ako sa family ko na parang I can say talaga na ang sarap niyang gawin without limitations, hindi man luho or hindi ito, something na you really, I really wanted to do for my family. So, ayun, medyo na paano ako doon na. So, it's really worth it. Ba't ko pa share yun? Parang mamaya ako pa dapat i-share yun. So, ayan, moving forward. Okay. Ang sinasabi ko talaga is the last two, guys. So, ay, okay, it's, is it worth the sacrifice? Ito na nga, di ba? So, yun. Actually, yun na. Is it worth the sacrifice? Kaya ko pala yun sinishare. Grabe, nadala ko sa emotions ko. And of course, I still remember, di ba, yung mga panahon na grabe, hataw-hataw, yun, spending time, wala yun. Talagang sakripisyo muna. But still, alam niyo yun, alam ko at isa sa pinapaniwala ko sinasabi ng coach ko at ng mentor ko, darating talaga yung time. Pinupush niya ako noon, sakripisyo ka muna ngayon at darating yung time. Alam niyo, darating yung time, lahat ng gusto mo magagawa mo. So, ayun guys, I can say it's worth it. And speaking of, diba? Speaking of sacrifice, I have one leader again, the second to the last na I'm so proud to be my guest right now because her story is something different dun sa apat na nagdaan, 'di ba? Meron din siyang kakaibang sacrifice na ginawa. So ano kaya 'yon, and as can she say na is it worth it then with the sacrifice, ano yung nangyari, guys? I want to present to you one of my leaders, okay, one of the top leaders then of ILIPROF, the team na meron ako. I'm proud to say na she is the leader na nung nag-umpisa this year, talagang, alam niyo yun, medyo na nahihirapan, di ba? Pero talagang nagsakripisyo siya in the next coming months nung nag-umpisa yung 2020. So buong 2020, I believe, parang nag-sacrifice talaga siya. Pero ngayon, she's reaping, di ba? The fruits of her labor, nakakatuwa, kakaiba din yung sacrifice niya. And guys, without further ado, she is a former teacher 3. Diba? So, teacher din siya from DepEd. And ngayon, actually, resigned na siya. Nauubos na yung mga teacher sa DepEd, diba? So, resigned na siya. And right now, she's already 3 million earner. Grabe, diba? In just a matter of less than 2 years, I think. And medyo kakaiba din tong girl on fire na to, an empowered woman. Kasi she is also a sports car owner na yung sports car niya, same nung akin na talagang yung bubong, di ba? Nawawala, tumitiklop. So she is a BMW sports car Z4 owner. Grabe, di ba? One of the executive circle and upcoming president circle. Guys, consistent, di ba? Platinum and double platinum na din siya. Let us all welcome Coach Nina Mandap. Coach Nina, pasok. Ayan. Ayan po. So, good evening po sa lahat ng mga royalista na nanonood all over the world. And thank you po, Coach Ems, for letting us na maging part po ng training nyo. And also sa top management po ng Royal, kay Chairman, kay VP Eric, VP Mike, at sa lahat po ng mga uplines ko, Coach Dan, Coach Charmaine, Coach Ems, thank you so much. And eto po, once again, nandito po ako sa page ng Royal to share a maikling kwento po nung topic ni Coach Ems na sobrang narinig ko pa lang po siya kanina na yung word na sacrifice, parang naiiyak na ako, na nagsishake na yung kamay ko, na bigla tuloy bumalik lahat na, ito pala yung mga na-sacrifice ko pala because of the vision na nakita ko dito sa business. And siguro marami talagang makaka-relate dito kasi marami ba dito yung nanay na tulad ko na alam niyo po yun, nag-start ako dito na buntis ako, pinili ko pong mag-Royal,
binuksan ko yung pintuan ng Royal kasi may bata sa sinapupunan ko na kailangan ko siyang bigyan ng magandang future. And dumating ako dun sa point na nanganak ako dito, yung lahat ng ginastos namin, nakuha ko dito na sobrang saya, di ba, kung iisipin mo. Pero hindi po pala natatapos sa ganun lang. So, dumating po yung 2020, guys, na yung baby ko noon, parang nasa 2 months old pa lang siya. And parang dumating ako dun sa point na nagtatanong na ako sa sarili ko na tama pa ba itong ginagawa ko? Kasi para sa alam po ng lahat, October nung nanganak po ako, pero hindi ako yung nagtagal. Nagtagal sa bahay na in-enjoy ko yung time na bagong panganak ako, na kahit CS po, via CS po yung delivery ko, parang nasa 2 weeks or 3 weeks lang po, humataw na po ako noon. And aware po tayo, di ba, yung hataw na ginagawa natin last year, personal po yan, actual. So kahit na may tahi ka sa tiyan, umaarangkada ka from Pampanga to Manila, na hindi ko po masyadong naku-question yung sarili ko noon kasi ang linaw po, ang linaw-linaw sa akin ng gusto kong gawin, kasi sabi ko, gagawin ko to para sa baby ko, may goal ako. Pero dumating din po talaga yung time na parang napagod ako. Sabi ko, parang tama pa ba tong mga sinasakripisyo ko, na yung dahilan ko kung bakit ako nag-royal, yung anak ko, pero one day bigla ko na-realize na napapabayaan ko pala siya. So siguro marami din dito yung tulad ko, di ba? Yung hindi mo na talaga nabibigyan ng oras yung anak mo. Na kanina, itanong po ni Coach Ems yung mga nasa-sacrifice ko po dito, na alala ko na ang mga nasacrifice ko po talaga sa pagiging nanay ko, sa deepest why ko, yung punto na hindi ko na namamalayan na wala na po pala siyang gatas, wala na siyang diaper, yung alam mo yung feeling na may pambili ka, pero dahil sa sobrang focus mo sa ginagawa mo, hindi mo na nasisilip man lang, hindi mo na na-check kung may stock pa ba siya ng gatas. So meron din po akong mga moments dito na binyag niya po, no, a year ago, yesterday, December 15, yung binyag niya, yung talagang tinapos ko lang po, yung nakatapos lang nakakain yung mga bisita, hindi ko na enjoy ng sobra-sobra yung araw, na entertain lahat ng visitors kasi kailangan kong mag-attend sa isang session sa Tagaytay na hindi maintindihan ng pamilya ko, ng mga bisita namin, bakit nagmamadaling umalis to, nauna pa po akong umalis sa mga bisita namin. Na sabi ko kasi, kailangan kong attendan yung session na yun kasi yun yung session na gagamitin ko sa 2020, sa paparating na 2020. And comes 2020, ang dami pa pong mga sacrifices talaga na dumating, lalo na yung first quarter, na sabi ko nga, parang hindi na tama, hindi ko na nakikita yung anak ko ng maayos. Hindi ko na nakikita kung paano talaga siya lumalaki. Eh, first baby ko pa siya. And sa totoo lang po, kanina, na-realize ko po, parang tinatry ko pong bilangan, tinatry ko pong i-count sa mga kamay ko, yung mga gabi na ako po yung nagpapatulog sa baby ko. And sabi ko nga po kay Coach Ems, parang hindi ko ata mabilang sa mga daliri ko sa kamay na ako yung nagpatulog sa kanya, kasi as a part-timer po nun, syempre, after work, arangkada ka, and lalo na nung bumalik na po ako sa trabaho kasi after ng maternity ko, hindi naman ako agad nag-resign, so pinaghalo-halo ko pa na, kanina ko lang talaga na-realize na hindi pala ako yung nagpapatulog sa baby ko, which is, di ba, alam naman ng mga nanay dito na trabaho natin 'yon bilang asawa, bilang babae, bilang mother. Pero hindi ko po 'yun nagawa. Hindi ko po 'yun nagawa sa sobrang focus at sa sobrang kagustuhan ko talaga na makuha ko yung pangarap ko para sa pamilya ko. And 'yon, dumating yung pandemic. Doon ko na realize na yung palang lahat ng mga sinakripisyo ko tama lang.
na yung lahat pala ng mga bagay, yung mga special moments, yung mga special bonding, yung pagiging nanay ko din na nasakripisyo ko, na lahat po yan na-realize ko na sobrang worth it nung dumating po yung pandemic. Dumating yung pandemic na iniisip ko, what if hindi ako nag-royal? What if hindi ako pumasok dito sa business na to? What if hindi ako agad nagsakripisyo? Ang tanging source of income na mapagkukunan lang po namin kung wala ako sa Royal, yung sweldo ko as a teacher, and alam naman po natin, hindi naman po ako malaki ang sahod. Isa rin po ako sa mga nasanay na mag-loan, kaya bumaon din po talaga ako sa utang. And then, ang pinakamalaking source of income po namin yun is yung online selling namin sa Divisoria, yung pagtitinda ng mga damit, pagtitinda ng mga sapatos, siomay, at kung ano-ano pa na kung iisipin ko, kung wala ako sa Royal, hindi ko siya nagawa ngayong pandemic kasi I cannot risk myself na pumunta ulit ng Divisoria, mamili doon, makipagsiksikan doon, tapos uuwi ka na may anak ka, na may mga magulang ka, may mga kapatid ka, na hindi mo alam, sabi nga, yung kung ano yung pwede mo mauwi. So, doon ko po talaga sobrang na-realize na ang sarap po pala nung mga sakripisyong ginawa ko, na kung kailan pandemic, doon po yung umusbong ng umusbong yung income na meron ako. Ngayong pandemic ko po naranasan na kumita ng 300,000. Dumating pa sa point na kumita po ako ng 500,000 sa isang buwan. And just imagine guys, in a span of 10 months, kung hindi ako nagkakamali, in a span of 10 months, kumita po ako ng more than 3 million panahon po ng pandemic. And sobrang nakaka-empower po sa sarili, nakaka-proud din po sa sarili na kahit sabihin ko na sinakripisyo ko yung pagiging nanay ko, nakita ko naman po ngayon, malinaw sa akin ngayon na ang future ng anak ko secured. Na kahit may magulong mga pangyayari sa paligid natin, na ang daming mga nahihirapan hanggang ngayon hindi pa nakakabangon due to pandemic, masasabi ko na secured yung future namin, secured yung kabuhayan namin, na ang lupit pa guys, sama-sama pa po kami ngayon ng buong pamilya ko. Kasi my husband at ako, full-time po kami dito. So yung oras na hindi namin mabigay nung offline, yung oras na nawala sa amin nung offline, ngayon 100% po nabibigay ko siya kasi kasama ko po yung anak ko habang nandito ako sa Royal, na online po lahat ng ginagawa natin. And ready pa po ako guys, ready pa po ako na maghanap pa ng iba pang mga pwede kong masakripisyo. And alam ko, for every sacrifice na gagawin ko dito sa business na to, at the end of the day, papasalamatan ko na merong Royal, papasalamatan ko na meron akong mga uplines na nag-push sa akin at nagpakita na lahat ng magiging sakripisyo mo, lahat yon para sa'yo at para sa pamilya mo. So once again po, I'm Rochelle Nina Mandak Payawal. So thank you so much and God bless you all po. Wow! Thank you so much, Nina! Grabe! Talagang all out lahat na nag-share ngayon. And congratulations sa mga nagsistay pa. Talagang ang dami nang narinig na kwento na, alam yun, real stories na talaga namang masasabi mo na it's worth it sa lahat ng mga sacrifices, diba? Thank you, Coach Nina, for sharing that. Napaka-selfless. And of course, guys, last but not the least, diba? Sa lahat ng nagstay, I think medyo napapatagal na yung webinar na to, but I know, 'di ba, marami nang nagta-transform diyan and nagpe-prepare for a great 2021. So, guys, are you still excited? Sige nga, pa-comment diyan sa lahat ng mga excited pa to hear. Last but not the least and moving forward to end the night. Okay? So, ito yung mga talagang lumalaban sa lahat ng mga nagsistay dyan. Congratulations, because I am giving you nothing but the best sa huli. Okay, so let me share my screen again. Okay, yung pinakahuli guys. Ayan, so of course after, is it worth the sacrifice? And last but not the least is it worth the wait? Ayan. So, is it worth the wait? Sa mga nag-stay, di ba?
is it worth the wait din ba talaga itong last na to? Because for me guys, relating doon sa ginagawa natin, 'di ba, yung preparation natin, sometimes ito yung pinakamahirap. Kasi sa lahat ng napag-usapan, is it worth the time, the sacrifice, love, risk, and pain, 'di ba? Sa lahat ng 'yon na pwede mong malampasan, after all, sometimes nagsakripisyo ka na, nasaktan ka na, naglaan ka na ng oras, lahat-lahat na binigay mo, and after all, sometimes wala pa rin. 'Di ba? Hindi mo pa masyado maramdaman yung result. Ang tanong, is it worth the wait ba? 'Di ba? Yan yung pinakamasakit eh, kasi andyan na yung lahat ng exert ka na ng effort, andyan na lahat ng finances, 'di ba? Financially. 'Di ba? Andyan na binubuhos mo na lahat, kumbaga sinasagad mo na. Okay? So balik ako sa inyo guys. Sometimes 'di ba, binuhos mo na lahat, yung pera mo, yung oras mo, binigay mo na, naglaan ka na, pati yung ang pinaka masaklap lang isipin kasi, 'di ba? Pati pasensya mo. Sometimes 'yun yung nauubos din, kakaantay na kailan ba talaga darating yung time. And pinakamasakit din is ako personally, 'di ba, kakaantay ko. This is hindi na ako lalayo guys, because akong ako to, yung worth the wait ba talaga. Kasi ang isa sa mga naka-apekto sa akin is pati yung mga nasa taong mga nasa paligid ko, kakaantay ko even them, di ba? Yung mga, of course, andyan yung parents natin, family natin, nag-aantay din na, di ba, parati nating sinasabi na huwag ka mag-alala, darating yung time. Di ba? Magkakaroon din tayo ng bahay, magkakaroon din tayo ng sasakyan, darating yung time, magkaka-travel din tayo, and kakasabi natin noon, parating, minsan, ako din personally, napapaisip, kailan ba kasi yan? So, ako, isa lang siguro yung malinaw sa akin that time, habang pinagdadaanan ko yan, ito lang yung parating naiisip ko, ito yung mindset ko, na kahit tumagal naman, malinaw sa akin, na hindi lang naman para kumita yung ginagawa ko dito. I'm working on something, 'di ba? Malinaw sa akin na hindi lang para kumita, kung hindi I'm working for something na talagang yaman. Alam niyo 'yun, yung talagang masarap na buhay para sa family ko. And even not royal, hindi 'yun madali. Alam niyo 'yun, kahit sa labas, yung buhay na meron tayo ngayon dito sa Royal, yung buhay na nakikita natin na pwede natin makuha sa Royal, sa labas promise, kahit ako mamatay, mabuhay sa labas, hindi ko 'to makukuha. So Ang isa sa pinapaniwalaan ko and mindset ko, okay, para malampasan tong tagal ng pag-aantay ko na talaga bang kailan pa ba darating or sometimes darating pa ba, mindset ko noon habang as I go along, I'm dapat nasa isip ko, and I want to share this to everyone na ang mindset dapat, it's not playing, 'di ba? Dapat you're not just playing para, okay, malampasan 'yon. Hindi ka dapat tumatrabaho para lang hindi matalo. Kung hindi, para manalo. Because one thing is for sure, ang naging practice ko guys at ang ginawa ko, hindi ako titigil hanggat hindi ako nananalo. So I believe guys, sana sa lahat ng viewers ay ganun din, para because isa yung sigurado, makukuha mo yung buhay na gusto mo dito. Dapat we need to play. We need to play to win, hindi para hindi lang matalo. Kasi yung iba tumatagal para lang hindi matalo. Yung laban ka ng laban, sakripisyo ka ng sakripisyo para lang hindi matalo. So, guys, ayun, isa sa mga nakatulong. So, play to win, not just, alam niyo, not to lose. And I'm very sure, darating yung time. I can say, di ba? Darating yung time, lahat yan, it will be worth it. And because of that, I have something before we end, okay? Before we end, for me, this is my personal story before we end. Gusto ko tong i-share sa inyo. And this is something special and personal for me. Na, alam nyo guys, it's already been a month na kung sino man yung mga nakikilala sa akin dito at friends ko, social media, I think ngayon ko lang ipapakita to. I have something to show you na hindi ko pinapakita pa sa Facebook and sa iba kong, alam nyo, hindi ko pa naikikwento at hindi ko pa nami-mention. But for the past trainings, I think bibihira ko pa lang siya ma-mention. But for those na nakakakilala po sa akin na
na nandito po sa Royal for already, I think, at least mga 5 years or 4 years, they know me na someone, alam niyo yun, tumatayo na din po ako sa stage dati, mga 2015, 2016, 17, 18. Ang parati ko pong sinisigaw, the deepest why na meron po ako is about my father. Ayan. So, something personal for me na ngayon ko lang po i-share sa inyo is yung dating deepest why ko, kung tatanungin po ako sa lahat ng pinag-usapan natin, is it worth the time na nilaan ko dito? Is it worth the risk na iniwan ko yung trabaho ko? Is it worth the pain, lahat po ng sakit, lahat po ng sakripisyo na ginawa ko for the past 6 years? Is it worth the wait? For me, maliwanag pa po sa buwan yung meron po ngayon sa family ko. I want to show everyone, sa lahat po ng viewers, na ngayon ko lang maishishare. I am so emotional nung, alam niyo yun, nung ginagawa ko yung slides na to kasi ngayon ko palang makapapakita to sa lahat. Okay? I'm proud to say na lahat po ng sakripisyo, sakit, oras at pag-aantay, lahat po yun worth it because yung deepest why ko 6 years ago, bakit ko siya ginagawa, is finally, di ba, andito na po yung father ko, napauwi ko na siya, na 13 years ko na po siyang hindi nakikita. And this picture shows how parang lahat po ng pinagdaanan ko, makita ko lang siya, yung pictures na to na ipapakita ko sa inyo lahat. Ngayon, lahat yon bayad na. Sobra-sobra pa. So that's my husband, my baby, and finally, 'di ba, may picture na po ako with my father na hindi ko nakita for 13 years. Finally naka-uwi na po siya. And I can say again, it's all worth it na hindi naging madali yung journey. And another worth it sa lahat ng sakripisyo, sakit na napagdaanan ko, that's my mother na walang husband for the past 13 years na hindi naging madali. And this is the very first picture na nagkita sila at nayakap nila yung bawat isa. I can say again, it's worth it. Lahat ng ginagawa, it's worth it. And isa to sa pinakauna naming labas together with my mom. Almost complete na kami. Ate ko na lang yung wala. Diba? So, dyan ko makikita na sobrang happy na yung family ko. And my mom, is it worth it? Ayan, diba? Naisasakay ko na siya sa car ko. Pati nanay at tatay ko, naisasakay na namin sa mga result na nakuha namin dito sa Royal. Nakakatuwa isipin na, alam niyo yun, makita lang namin sila sapat ng masaya, pero yung maging proud pa sila because yung nanay at tatay ko, nakasakay sila sa dalawang sasakyan na top down. So it's worth it na grabe yung sobrang proud nila sa amin, sa mga nangyayari sa amin. And yan, di ba? Finally, ang isa sa mga nai-imagine ko dati every time na masakit, every time na nagsasakripisyo ako, nagre-risk ako, ito yung bagay na parating nasa isip ko. Darating yung time, mag-outing kami na kompleto, nakasama ko yung parents ko. So, this happened last November, nang after a week na dumating yung tatay ko, nag-outing kami, and this is so grabe. Yung makita yung bawat ngiti ng tatay ko, tsaka madala siya sa mga ganitong lugar. This is my dream. Ito yung lugar na, alam niyo yun, nung pumunta siya dito, sabi niya, anak, ito yung pangarap ko. Alam niyo yung naramdaman ko na parati siyang nagti-thank you. And ito yung naramdaman ko na for the past 13 years na naging caregiver siya sa ibang bansa at nangangamuhan sa ibang mga alam niyo yun, mga foreigners sa abroad. Alam mo yung 13 years nung nakita ko siya sa oras na to, sa lugar na to, parang lahat ng pagod niya nawala. Tapos hawak-hawak niya pa dyan, that's my baby, that my 5-month-old baby, at yung mother ko. And finally guys, sa lahat ng sakripisyo, I can say,
'di ba? Sa view, sa mga tao, sa pictures, mga kapatid ko po 'yan. 'Di ba? I can say right now, it's all worth it. I hope guys, lahat po 'yan nakatulong sa inyo, and I hope mabaon po natin 'to. I'm back. Guys, meron akong ano dito. Asan na yun? Bakit nawala? Ayan. Asan na yun? Okay, so I'm back again and merong dumating. meron po akong special delivery dito. Yung, bakit hindi ka dito? Kung sino nagbigay? Thank you. Parang nagsisink in lahat. Thank you. This is my husband, Coach Dan. Lahat ngayon nagsink in, yung lahat ng pagod at sakripisyo, it's all worth it. Tapos may pa-flower pa, di ba? So parang nas naramdaman ko ngayon na grabe ang sarap sa feeling pag ginawa mo yung lahat. And I hope everyone next year, let's prepare for the biggest and grandest year ng taon para sa iyo, para sa inyong lahat, guys. 2021 will be the biggest year for everyone. Yun na, ito na, i-claim na natin, ito na yung taon. I hope, guys, nakatulong at na-inspire ko kayo. Thank you, everyone, and to my supportive husband. Thank you for the flowers. Nasak ako. So, ayun, guys, thank you, and good night!